pag-ibig. Kapangyarihang umaalipin sa aking puso. Damdaming dahilan ng saya't pagkabigo. At apoy na tumutupok sa aking pagkatao. Oo, ikaw, pag-ibig. Ikaw ang obra kong dinakila at sinamba. Ikaw ang tulang nawala ng sukat at tugma. At nobelang dahilan ng saya't pagluha. Oo, ikaw, pag-ibig. Hanggang kailan kaya ako sa'yo'y mangungulila? Kailan kita makakasama sa hardin ng ligaya? At kailan ngingiti ang labing tinakasan ng tuwa? Kailan kaya? Pag-ibig. Wow! Tagus sa puso ah. Komento ni Clean matapos basahin ng tulang katatapos lang sulatin ni Tiffany. Hindi akalain ng dalaga na kanina pa pala nakatayo sa likuran niya ang binata at binabasa ang sinusulat niyang tula. Bigla niyang itiniklop ang notebook na pinagsulatan niya noon. Kapag ganung wala siyang theater rehearsal, ay inaabala niyang sarili sa pagsusulat ng mga tula. Alam mo kahit kailan ka talaga napaka-atribido mo? Sinong nagbigay sa'yo ng karapatan na tumayurian sa likuran ko at basahin ang sinusulat kong tula, ha? Asar na tanong ni Tiffany na hindi nagustuhan ang ginawa ng lalaki. Sa halip na humingi ng sorry ay tumawa lamang si Klain. Alam mo, yung hinahanap mong pag-ibig, narito lang sa tabi mo oh. Kumindat pa ito at gumiti ng pilyo. Kung hindi ka ba naman laging galit sa akin eh, sana noon pa kita niligawan. Tumawa lamang siya sa sinabi ng lalaki, tawang nakakainsulto. Oh, tignan mo oh, napakasaya mo kapag kausap ako. Ang kapal talaga ng mukha mo, para namang pinangarap ko na maging girlfriend mo. Nakairap na wika pa ng dalaga. Sinasabi mo lang yan dahil nahihiya ka sa akin. Pero ang totoo, mula pagkabata natin, crush mo na ako. At ngayong kasama mo na ako sa bahay, araw at gabi kang nagpapantasya sa akin. Nangaasar na wika ni Clean na lalong ikinagalit ng dalaga. Hoy, para sabihin ko sa iyong pangit ka, hindi kita mamahalin at never kong pinangarap kang maging boyfriend. Umuusok sa galit na tumayo si Tiffany mula sa garden chair at iniwan ng lalaki upang pumasok sa loob ng bahay. Tila hindi naman nagustuhan ni Clean na mga sinabi niyo ng dalaga. Walang sino mang babae ang nambaliwala sa kanya. Halos lahat ay naghahangad na maging girlfriend niya o ma-date man lang. Isang plano ang naglarong bigla sa utak niya. Mula pagkabata ay hindi na magkasundo si Tiffany at si Clain. Lagi kasi siyang inaasar nito na natatapos lagi sa pagtatalo. Para sa kanya, si Clain ay isang lalaking hambog at mayabang. Si Clain Han ay inaanak ng daddy niya at matalik nitong kaibigan ng ama ng binata. 5 taon ang tanda sa kanya ng lalaki. Ngayon nga na pumirma ng modeling contract ang lalaki dito sa Hollywood, ay tiwalang itinara pa ng daddy niyang lalaki sa bahay na tinutuluyan niya. Isang sikat na Chinese-Korean actress ang mama ni Clain, habang siya naman ay kilala at sikat sa mundo ng teatro. Oo, isa siyang theater actress. Nang araw na yun ay minabuti ni Tiffany na magkulong na lamang muna sa kanyang silid. Wala pa siyang balak na makaharap si Clain. Hinayaan muna niyang okupahin muna ng isang Lloyd Mendoza ang isip niya. Ang gwapo niyang kapitbahay na tinutukoy niya sa kanyang tula. Mula nang makita niya itong nakadungaw sa bintana, minsang nagdaraan siya eh, hindi na niya ito magawang kalimutan. Dahil doon, naging abala na naman ang kanyang panulat sa paggawa ng tula para rito. Sa bintana ay nag-aabang na makita ka. Kahit saglit ay inaasam na sulyapan mo. Kailan mo kaya madaramang mahal kita? Kailan mo mapapansing sa akin ay mahalaga ka? Bakit ba napakahirap ng kalagayan ko? Wala akong lakas ng loob na ipaalam sa iyo ang damdamin ko. Nasasaktan ako kapag may kasama kang iba. Nais kong malaman mong sa puso ko, ikay nag-iisa. Paano kaya siya mapapalapit sa lalaki? Paano nito malalaman na may isang Tiffany Diamond Jones na nagmamahal sa kanya ng lihim? Ngayon lang siya humanga ng ganoon sa isang lalaki. Kahit marami pa sa kanya ang nagtatangkang manligaw ay tinatapat na niya agad na walang aasahan ng mga ito sa kanya. Pero iba si Lloyd. May kakaibang excitement at kaba siyang nadarama sa tuwing makikita niya ito.
Hanggang sa ang paghangad niya na makilala at makausap ang lalaki ay nagkaroon ng katuparan. Wala noon si Klein. Kasalukuyan itong dumalo sa isang pictorial sa New York. Kaya natahimik siya. Laking pasasalamat niya dahil wala sa kanyang mga asar. Malaya siyang mag-swimming sa swimming pool ng tanghaling yon. Tiwala siyang walang makakakita sa kanya. Kaya naman isang ternong lavender na bra at bikini lang isinuot niya. Ang swimming pool ay nasa tagiliran ng bahay nila. Inirelax niya ang katawan sa pamamagitan ng pagpa-floating habang inaabala ang isip kay Lloyd. Hi! Ang tinig na yun ng isang lalaki ang pumukaw sa abala niyang isip. Isang napakatamis na ngiti mula sa isang napakagwapong nilalang ang nasilayan ni Tiffany nang imulat niya ang mga mata mula sa pagkakapikit. Si Lloyd! Sa kabiglaan ay nawalan siya ng konsentrasyon sanhi upang lumubog siya sa tubig. Paglitaw niya at pagtingin niya rito ay hindi pa rin napapawi ang mga ngiti nito. Hi! What can I do for you? Tanong niya. Napakalakas ng kaba sa dibdib niya. I'm Lloyd. I live there. Itinuro nito ang isang magarang bahay sa mismong tabi ng bahay nila. Klein's friend, nandito ba siya? Ah, may pictorial siya sa New York eh. Tugon niya na hindi inaalis ang pagkakatitig sa mukha ng binata. Ganun ba? Sorry kung pumasok na ako nang walang paalam sa gate niyo ah. Lagi na kasi akong nandito kapag narito si Klein. Nagkakataon namang wala ka. Tila nahihiya pang wika ng lalaki ngunit pagdakay nilakasan rin ang loob upang muling magtanong sa kanya. May I know your name? Gusto sanang umahon sa pool ni Tiffany para lapitan ng lalaki pero naiilang siya. Kaya lang malayo sa kanyang robe niya at kung aahon siya ay tiyak na malalantad sa paningin nito ang halos subad niyang katawan. Tila naintindihan yun ng lalaki. Lumapit ito sa kanya dala ang robe at iniabot sa kanya. Umahon siya sa pulat isinuot yon. Thanks, I'm Tiffany Diamond Jones. English-Filipino-American. Nakangiti niyang wika para ipaalam sa lalaki na may lahi siyang Pilipino para hindi ito magtaka kung bakit marunong siyang magsalita ng Tagalog. You're so beautiful, Tiffany. Nice meeting you. Hinagkan ni Lloyd ang likod ng palad niya. Ah, thanks. Nice meeting you too. Sobra ang kilig na nararamdaman ni Tiffany dahil sa ginawa na yun ng lalaki. Anyways, I have to go. Paalam nito. Okay, take care. Nakangiti niyang tugon. Para pa siyang nananaginip habang sinusundan ng tingin ang lalaking humahakbang papalayo. First time niya makausap ng personal ang lalaking crush. Oo nga't hindi siya dapat nag-aasal ng ganoon dahil hindi na siya teenager pero kinikilig talaga siya. Bakit bang dibdib ko'y puno ng kaba sa tuwing nakikita kita? Pag-ibig na nga kaya ito ang aking nadarama? Impromptu pa siyang napausal ng tula ng mga sandaling yun. Nagtaka pa siya nang kahit hindi pa nakakarating sa gate ang lalaki ay bigla itong bumalik at muling lumapit sa kanya. Tiffany, I just want to ask you for a date. A dinner date. Tonight, please? Seryosong wika nito. Nagulat man ay hindi siya nagpapahalata. It's my pleasure. Well, sure, why not? Ngumiti siya sa binata. Bakit nga ba kailangan pa niyang magpakipot? Thank you, 8 o'clock, okay? Mamayang gabi susunduin kita. Okay, fine. Nakaalis ng lalaki ay hindi pa rin makapaniwala si Tiffany na may dinner date sila mamayang gabi ni Lloyd. Parang teenager na naglululukso pa siya. Isipin lamang niya na makakasama niya si Lloyd para sa isang dinner date ay tila hihimatayin na siya sa kilig. Pinaghandaan niyang mabuti ang gabing yun. Isang maroon na bestidang above the knee ang isinuot niya. Tsubang style noon. Hinayaan niyang nakalugay ang maiksing brown niyang buhok. Isang pearl set na alas ang isinuot niya. 3 inches ang heels ng step in na suot niya. Maroon din yon. Hindi agad nakaimik si Lloyd nang makita si Tiffany na natili lang itong nakatitig sa kanya. Kababakasan ng paghanga ang mukha. Ang mga titig mong kay lalim na tila nagsasabing, mahal ako. Ang mga ngiti mong kay tamis na tila ba tumatagos sa puso ko? Kay lagkit o kay lambing? Mula sa isip niya ay may isang saknong ng tula ang naglalaro.
Kasunod noon ay napangiti na lamang siya. Napakaganda ng dalaga ng sandaling yon, sanhi upang mapabuga ng hangin si Lloyd nang lumapit ito sa kanya. "You're so lovely." Puri nito. Impit na natawa si Tiffany sa sinabi ng binata. Kanina pa kasi niya napapansin ang paghangang yon. May lihim na kilig siyang nararamdaman. Para siyang teenager na pinuri ng kanyang crush. Iyon ang pakiramdam niya. Sa isang class na restaurant sila nagtungo. The only Filipino restaurant in town. Kaya naman mga Filipino food ang mga naroroon. Napaka-romantic ng place. Tanging lampshade lang nagbibigay ng liwanag sa bawat mesa. "Hindi ko talaga mapapatawad si Klein dahil hindi kanya ipinapakilala sa akin. Matagal na palang may nagsistay na napakagandang babae sa bahay na yon." Pabirong wika pa ng binata. "Bulero ka pala." Nakangiting komento ni Tiffany sa sinabi nito. "Totoo yon. You're so gorgeous. Kanina mo pa ako pinupuri eh. Lahat na yata ng positive adjective na related sa beauty, nasabi mo na sa akin." "My goodness, you're the prettiest girl in town." "Sobra ka naman. Parati kasi akong wala sa bahay nitong mga nakaraang araw. Gabi lang ako umuwi. Then maaga naman akong umaalis. Busy kasi ako noon sa mga theater rehearsals. Marami kasi kaming play that time kaya hindi mo ako nakikita. Ngayon na nga lang ako nakakapagpahingi." Isang sikat na Hollywood theater actress si Tiffany. Dahil sa hectic na schedule niya, kaya wala siyang gaanong bakanting oras para magstay sa bahay na tinutuluyan nila Klein dito sa California. "Nagbabakasyon lang ako dito kaya narito ako. Yung bahay na tinitirhan ko, sa tita ko yon. Pero dahil nakilala na kita, tila gusto ko naritong manirahan." Wika pa ni Lloyd. Masayang kausap ang binata. Yun ang napatunayan ni Tiffany. Palabiro ito at makwento. At walang ginawa kung hindi purihin siya ng purihin. Si Lloyd ay anak ng isang politician sa Quezon. At kaibigan nga ng makulit na lalaking pangit na si Klein. Matapos nilang kumain ay niyaya pa siya ni Lloyd na mamasyal muna. Walang steady girlfriend si Lloyd. Kaya ayon dito ay malaya ito. At walang magagalit makipag-date man ito kahit kaninong babae. "Baka naman magalit ng boyfriend mo dahil sa paglabas nating to ah." Wika pa ng lalaki habang nagmamaneho. "Wala akong boyfriend." "Yan naman ang hindi ko paniniwalaan. You're a jewel. Deserve to be treasured." "Wala lang talaga akong mapusuan eh." Sa totoo lang, sa edad niyang 23 ay hindi man lang siya nagkaroon ng boyfriend. Sino nga bang nag-aakala na ang isang katulad niyang lumaki sa modernong bansa ng Estados Unidos ay isang NBSB or no boyfriend since birth? Malayang dumaan ang mga oras na hindi napapansin nila Tiffany at Lloyd. Aliw na aliw sila sa company ng isa't isa. Madaling araw na nga nang ihatid siya ng lalaki. Alas 4 na noon ng umaga. Laking gulat pa ni Tiffany nang pagpasok niya sa sala ay mabungaran doon si Klein. Sa lubong ang kilay nito. "Saan ka nang galing?" Sita agad nito sa kanya. Daig pang daddy niya sa tono ng pagtatanong nito. "I had a dinner date with your friend, Lloyd." Tugon nito sa tanong nito. "Dinner date? Inabot kayo ng madaling araw?" Biglang nagsalubong ang mga kilay nito. "Klein, will you shut up? Antok na antok na ako. I'm tired." "Did he bed you?" Prank ang tanong ni Klein na ikinalingon niya. "What?" Tila na walang antok niya ng pagkarinig ng tanong na yon ng lalaki. "Of course not." Tumawa si Klein. "I know his game, Tiffany. Concerned lang ako sa'yo." "At kailan ka pa naging concerned sa akin? Saka pwede ba? Huwag mong siraan si Lloyd sa akin. Hindi mo siya katulad. He's totally sweet and gentleman." Matapos sabihin yun ay tinalikuran na niya ito. Naiiling na sinundan na lang ni Klein ang tingin ng palayong dalaga. Kilala niya ang kaibigan. Aaminin niyang pareho sila ni Lloyd kung papaanong maglaro ng babae. Pero ayaw niyang mabilang si Tiffany sa larong katulad noon. Tulalang nakamasid sa kawalan si Tiffany at may ngiti sa mga labi. Hindi pa niya malimutan ang sandaling kasama niya si Lloyd ng nagdaang gabi. Napukaw lang ang atensyon niya nang marinig ang tinig ni Klein. Nasa hardin siya noon at nakaupo sa garden chair. Pamilyar ang mga linyang sinasambit nito.
Ang tulang sinulat niya para kay Lloyd. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at sinalubong ang binata para kunin ang binabasa nito. Kahit kailan ka talaga napakapakialamero mong lalaki ka. Akin na nga yan. Inagaw niyang papel pero iniiwas yun ni Clayne. Tawa ng tawang lalaki. Pwede ba? Walang nakakatawa. Ibigay mo na sa akin yan. Asar na wika ni Tiffany. Anong wala? Daig mo pang gumawa ng tula si Francisco Bulagtas ha. Ibang klase ka talaga. Tila nakakalokong wika ni Clayne. Nainsulto ang dalaga. Seriously, Tiffany? Ganun mo ba talaga kamahal si Lloyd? Biglang sumeryoso ang binata. Ewan ko sa'yo. Ibigay mo sabi sa akin yan eh. Tinangka niyang kunin ulit ang papel pero muling iniiwas yun ni Clayne. Lumayo sa kanyang binata kaya sinundan niya ito. Hanggang sa tila na sila mga batang naghahabulan. Clayne, ano ba? Pulang-pula na siya sa asar. Umiral na rin ang hiya ni Tiffany dahil booking na siya ni Clayne. Nang maabutan niya ang lalaki ay iniyakap na niya sa bewang nito ang kaliwang braso para makuha ang tula. Ngunit hindi sinasadyang natalisod si Clayne. Dahil sa mas mabigat ito sa kanya ay nadala siya nito nang bumagsak ito sa damuhan sa gitna ng hardin. Mabuti na lang at hindi puwersa ang bagsak nila. Asar na asar lalo si Tiffany sa pangyayaring yon dahil bumagsak silang nasa ibabaw niya si Clayne. Hindi pa sinasadyang lumapat ang mga labi nito sa mga labi niya. Ang mabilis at hindi sinasadyang halik na yun ni Clayne ay nagdulot ng libo-libong boltahe ng kuryente sa kanyang pagkatao. Oo nga at hindi yun ang first kiss niya dahil isa siyang artista at minsan niya ay kailangan ng kissing scene sa play. Pero kaiba pa rin ang epekto nun sa kanya. Hindi naman agad nagawang umalis ni Clayne sa ibabaw ng dalaga nang mapansing nakapikit ito. Ang halik na namagitan sa kanila ay hindi niya sinasadya. Napangiti siya ng pagsawain ng mga mata na pagmasdan ng napakaganda at napakaamong mukha nito. Tiffany, ang tinig na yun ni Clayne ang pumukaw sa dalaga. Ang nakangiting mukha ng binata ang bumungad sa paningin ni Tiffany nang buksan niya ang mga mata. Kung hindi pa siya pumiglas ay hindi pa aalis ang lalaki. Huwag mong sabihing first love mo sa Lloyd. Natatawang wika ni Clayne nang kusang iabot sa kanya ang tula. Kapwa sila nakabangon noon. Pahablot na kinuha niya yon at tinalikuran ito. Maghapong nagkulong sa silid niya si Tiffany. Umorder na lang siya sa isang fast food ng lunch niya at pinadeliver yon. Ayaw niyang makasabay sa lunch si Clayne. Karaniwan kasi kahit hindi sila magkasundo nito ay siya pa rin ang nagluluto ng pagkain nilang dalawa. Kahit naman sinasabing isa siyang anak mayaman at buhay prinsesa ay alam pa rin niya ang gawain ng isang babaeng pantahanan. Ewan ba niya kung bakit hindi niya intensyong maasar sa lalaki ay parating humahantong sa inis ang pag-uusap nilang dalawa. Mabuti pa nga ang pinsan niyang si Candice at kasundo ito. Naalimpungatan si Tiffany nang maramdaman na may isang bagay na tila humahaplos sa pisngi niya. Pagmulat niya ay nakita niya si Clayne na nakaupo sa tabi niya. May hawak itong isang long-stemmed pink rose na siyang iniyahaplos sa mukha niya. Umiral na naman ang pang-asar niya rito. Alam mo, nananadya ka na eh. Iniistorbo mong tulog ko. Ano bang ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok dito? Nakasimangot na tanong niya sa lalaki. My beautiful angel, ginigising lang po kita para alokin ng dinner. Alam kong hindi ka pa kumakain eh. Malambing na wika nito. Ayokong kumain ng kasabay ka, mauna ka na. Hindi pwede. Kapag hindi ka bumangon dyan, bubuhatin kita. Sa halip na bumangon si Tiffany, ay tinalikuran niya ang lalaki at muling ipinikit ang mga mata. Hindi nagtagal ay lumapat sa katawan niya mga kamay at bisig ng binata hanggang sa maramdaman niyang nakaangat na siya sa kama. Buhat na siya nito palabas ng silid niya, pababa ng hagdan, patungo sa dining room. Pumigla siya pero mahigpit ang pagkakayakap nito. Para siyang batang basa na lamang nitong binuhat, ibinaba siya nito sa mismong dining room. Naisa na niyang tarayan na binata ngunit hindi siya nagsalita nang makita ang ayos ng dining room. Nakahain na sa mesa ang mga pagkain
Napakaraming petals ng pink roses ang nagkalat sa sahig. Napakaromantic ng dating. Tangi ang tatlong kandilang bulaklak lang ang nagbibigay liwanag doon. Nakapatong yun sa gitna ng mesa. Kinuha ni Clay ng bouquet of pink roses sa mesa at iniabot sa kanya. I'm sorry na sa lahat. Huwag ka na magtampo sa akin. Wika ni Clayne. Ano bang gimmick to? Nakataas ang isang kilay niyang tanong sa lalaki. Peace offering para hindi ka na nagagalit. Sorry na. Kinuha niyang bulaklak. Napangiti siya. Noon lang ginawa ni Clayne ang ganoong bagay sa kanya. Kapag tinanggap kong sorry mo, kailan mo ulit ako aasarin? Sarcastic niyang tanong. Promise, hindi na mangyayari. Hindi na kita gagalitin. Basta mangako kang hindi mo na ako aawayin. Please, Stephanie. Lumuhod pa si Clayne sa harap niya. Tuluyan na siyang natawa sa ginawa ng lalaki. Clayne, ano ba? Tumayo ka nga riyan. Hindi nga ako tatayo hanggat hindi ka nangangako. Oo na, pangako na. Hindi na kita aawayin. Tugon niya. Tumayo lamang ito. Tumayo si Clayne. Nilapitan ng speaker at ipinlay yon. Isang romantic at lumang awitin ni Enrique Iglesias. Ang pumailan lang, ang hero. Hindi pa niya akalain na isasayaw siya nito. Clean, enough! Kumain na tayo! Natatawa niyang wika. No, after this dance. Seryosong wika nito. Dahil sa kapipilit nito ay pumayag na rin siyang isayaw nito ng sweet. Sandali niyang ibinaba sa mesa ang bulaklak. Isang seryosong sandali ang namagitan sa kanila. Kahit siya ay nadala ng awitin at ng romantic na view ng paligid. Nanatili lang nakatitig sa mukha niya si Clayne. Nang tumingin siya sa lalaki ay hindi na niya nabawi yon. Tila ba may magnet ang titig nito? Sa totoo lamang ay tinatawag lang niya itong pangit ngunit hindi naman talaga. Isa ito sa mga Asian models na nagtataglay ng gwapong mukha. Maihahanay rin ito sa mga poging opa ng Korean drama. Hindi rin niya nagawang tanggihan ang iginawad na halik sa labi niya. Tinugon pa nga niya yon at nagsilbing hudyat para tumagal ang halik na yon. Nang bumaba sa leeg niya ang mga labi ng lalaki, ay saka lang siya natauhan. Clayne, let's eat. Wika niya. Maging si Clayne ay tila natauhan din. Okay. Tugon nito. Inalalayan na siyang maupo nito. Nang pagsaluhan nilang pagkaing nakahain ay iniwasan na lamang nilang pagkwentuhan ang naganap sa kanila. Kanina patapos ang dinner nila ngunit hindi pa rin malimutan ni Tiffany ang naganap sa kanila ni Clayne. For the first time, noon lang ginawa ng lalaki ang ganon. Nilingon niya ang mga bulaklak na rosas na ibinigay nito kanina. Iniligay niya yun sa vase na nasa side table. Kinuha niya ang long stem pink rose na ginamit ni Clayne para gisingin siya kanina. At inamoy yun, napapikit siya. Hindi niya akalaing may kaswitan ding taglay ito. Noon biglang kumalma ang sikmura niya. Tumingin siya sa table clock na nasa mesang katabi ng kama niya. Alas 12 na ng gabi, kaya naman pala. Sanay nga pala siyang nagmi-midnight snack. Karaniwan namang gatas at cookies lang ang kinakain niya kapag ganoong oras. Minabuti niyang lumabas ng silid at magtungo sa kitchen. Hindi na niya binuksan ang ilaw doon. Nang makarating sa dining room ay marahan niyang binuksan ang refrigerator at kumuha ng cookies at cold milk. Tiffany, muntik na siyang mapalundag at mapatili nang lumatag ang liwanag sa kitchen at marinig ang tinig na yun ni Clayne. Gulat na gulat siya. Bakit ba nanggugulat ka riyan? Asar na tanong niya. Lumingon siya sa lalaki ngunit binawi ang tingin nang makita ang ayos nito. Naka-nightrobe lang ito at nakabukas pa. Sanhi upang makita niyang naka-underwear lang ito. Bakit kasi hindi ka nagbubukas ng ilaw? Wika nito, kasunod ang pagbigkas ng isang katagang nagdulot kay Tiffany ng kamalayan. Perfect! Pagtingin niya kay Clayne ay nakita niyang nakatitig ito sa katawan niya. Noon niya naalalang naka-nighties lang siya at wala pa siyang suot na bra. Tanging underwear lang ang suot niya sa ilalim ng manipis na pantulog.
Hindi niya alam kung papaano tatakpan ng katawan. Hoy, ikaw na lalaki ka. Sino ka para magkaroon ng karapatan na pagmasdan ako? Tumago siya bigla sa may tagiliran ng refrigerator. Tumawa si Klein. Don't worry, baby. You have a great body. Wala kang dapat na ikahiya. Lumabas ka na riyan. Bali walang wika ni Klein. Kumuha ito ng tubig sa loob ng ref at uminom. Ano ka, sinuswerte? Hudas ka talaga. Gusto mo lang akong basuhan eh. Saka, tingnan mo yung ayos mo. Itali mo nga yung robe mo. Oh, quits na pala tayo dahil nakita mo na rin ang katawan ko. Natatawang tugon ni Klein. Saka hindi ba nangako ka sa akin na hindi ka na magagalit sa akin? Hindi ka naman pala marunong tumupad sa pangako eh. Saka iyang tinatago mo, nakita ko na yan. Lalong pinamulahan ang mukha si Tiffany dahil sa huling sinabi ni Klein. Kailan mo nakuita? Ano ka ba? Noong mga bata pa tayo, madalas tayong maligo sa ulan ng walang damit. Tugon ni Klein. Nakahinga ng maluwag si Tiffany sa sagot ng binata. Ang buong akala niya ay totoo na nakita na nito ang kabuuan niya nang walang saplot. Kaya huwag ka nang mahiya. Hindi lang ikaw ang babaeng nakita kong ganyan ang ayos. Noon ay nasa harap na niya si Klein. Nakita niyang hinuban nito ang robe na suot. Napigil niyang paghinga nang makita ang kabuuan ng binata. Teka, bakit ka naguhupad sa harap ko? Kabado niyang tanong. Para ibigay sa iyo itong robe na to. Ito, isuot mo para hindi ka maiilang at nang makalabas ka na riyan. Alam kong nagmi-midnight snack ka. Sasaluhan kita. Habang nagsasnack sa dining room ay hindi mapakali si Tiffany dahil sa ayos ni Klein. Nakaupo sila sa dining sofa. Pizza at juice ang kinakain ni Klein. Samantalang siya ay cookies at gatas. Dahil sa hindi talaga siya sanay na may lalaking halos ay hubad sa harap niya, ay lakas loob niyang hinubad ang robe nito. Isuot mo nga ulit to. Naiilang ako sa ayos mo eh. Ibinigay ni Tiffany kay Klein ang robe. Tinakpan na lamang niya ng sofa pillow ang dibdib. Halata nga, hindi ka makapag-concentrate habang nakikita ang katawan ko eh. May feelings ka sa akin ano? Pinipigil mo lang. Natatawang wika ni Klein. Matapos yun ay isinuot ang robe na iniabot ng dalaga. My goodness, Klein. Bawasan mo nga yung kayabangan mo. Hindi siya galit nang sabihin yon. Lalong lumakas ang tawa ni Klein. Lumipat ito ng pagkakaupo mula sa sofa na nasa tapat niya at umupo sa tabi niya. Tila siya napaso ng magkalapit ang hita nilang dalawa. Sige nga, kung hindi totoo yun, ikiss mo nga ako. Hamon ni Klein. Klein, stop flirting me. Tugon niya na hindi man lang tumitingin sa binata. Come on, just one kiss. Malambing na wika ni Klein. No, I don't want to. Biglang hinawakan ni Klein ang baba ni Tiffany para ibaling ang paningin ng dalaga sa kanya. Tiffany, please kiss me. Biglang nataranta si Tiffany. Seryosong lalaki. Isa pa, napakalambing ng tinig nito. Okay, kiss me. Wika niya sa binata. No, you kiss me. Utos ni Klein sa kanya. Si Tiffany naman ang natawa. Pilit ikinukubli ang matinding kaba. Eh bakit ko naman gagawin yun? Eh hindi naman kita boyfriend. Then, pretend that I am your boyfriend. Oh, Klein. Why are you doing this to me? Don't talk. Just kiss me. Wika ni Klein na hindi inaalis ang pagkakatitig sa kanya. Why? Because I want you to kiss me. Seryosong wika ni Klein. Pagtingin niya sa mukha ng lalaki ay hindi na siya tumutol pa dahil tila na magneto na siya ng karismang angkin nito. Lumapat ang mga labi niya sa mga labi ni Klein. Tinugon iyon ng lalaki. Ang isang simple at isang halik na naisang lalaki ay naging isang maapoy na halik. Malalim, matagal, puno ng pag-aasam at pagtugon. Paano pa ba pipigilan ni Tiffany ang isang matinding damdamin na umaalipin sa kanya ng sandaling yun? Siya na mismo ang nagtanggal ng robe ni Klein. Matapos yun ay madali ring naalis ng lalaki ang lahat ng saplot niya. Lumapat ang likod niya sa sofa.
Naging malikot na ang mga kamay ni Klain. Tila wala na siya sa katinuan ng sandaling yun. Sanhi ng sensasyong dulot ng mga halik at haplos nito. Klain, take me now. Ang mga katagang yun na nagmula sa mga labi ni Tiffany. Ang nagpabalik sa katinuan ni Klain, binitawan niya ang babae. Nagtaka naman ang dalaga kung bakit tumigil ang binata. Tumayo ito mula sa pagkakadagan sa kanya. Wala itong imik na tumalikod sa kanya. Matapos na isuot ulit ang robe. Klain! Nilingon ni Klain ang dalaga nang marinig ang pagtawag nito sa pangalan niya. You're so delicate, Diamond Angel. Ayokong dungisan ka. I'm sorry. Malambing na wika ni Klain bago tuluyan siyang iwan. Parang napahiya si Tiffany. Siya ang unang nakalimot. Parang hindi na niya kayang humarap kay Klain sa susunod pang mga araw. Nang sumunod na araw, ay tila baliwala kay Klain ang mga nangyari sa kanila ng dalaga. Walang nabago sa pakikitungo nito sa kanya. Diamond Angel, I wonder where you hide your rings. Hindi na kailangan pang imulat ni Tiffany ang mga mata para makilala kung sinong nagsalita. Batid niyang pinagmamasdan siya ni Klain habang nakapikit na nakahiga sa sofa sa living room. Lumakas at bumilis ang tibok ng kanyang puso nang buksan ng mga mata. Nasalubong niyang malamlam at malambing na titig nito. Nakatunghay ito sa kanya at halos ilang pulgada na lang ang layo sa mukha niya. Nawalan siya ng lakas na bumangon. Come on, get up! Sumama ka sa akin. Ngumiti si Klain. And don't ever say no. Saan ba? Just pack your things. 3 days tayo sa New Jersey. Wait kita sa kotse ah. Matapos yun ay lumabas na ito ng bahay. Nais pa sanang magtanong ni Tiffany sa binata pero wala na ito. Natuklasan na lamang niya na sinusunod na niya ang sinabi nito na mag-impake siya. Matapos mailak ang bahay ay sinalubong siya ni Klain at kinuhang bitbit niyang bag. Nakasakay na sila sa kotse nang magtanong muli si Tiffany. Patungo sila noon sa airport. Papunta sila sa New Jersey by plane. Ano bang gagawin natin sa New Jersey? Outing with my friend. Tugon ni Klain na kasalukuyang nagmamaneho. Hindi na siya sumagot. Nagtaka siya dahil for the first time ay isinama siya ni Klain sa lakad nito. Naroon din si Lloyd. May ngiti ang mga labi na tumingin si Klain sa kanya. Para sa naman ang mga ngiting yan? Kunwari ay asar na tanong ni Tiffany. Alam kasi niyang pangungulit na naman ang punto ng ngiting yon ni Klain. Isang pilyong ngiti lamang ang itinugon ng lalaki. Huwag mo nang akong kulitin. Matutulog ako. Huwag mo akong kakausapin ha. Ipinikit na niya ang kanyang mga mata at sumandig sa sandala ng upuan. Hindi na nagsalita pa si Klain. Ginising na lamang niya ito nang nasa airport na sila. Hanggang sa loob ng eroplano ay nanatili lamang siyang tahimik at ine-enjoy ang pagtulog. Lampas 4 na oras rin silang nasa himpapawid bago nila narating ang lugar. Kumuha na rin lang ulit si Klain ng marerentahang kotse upang magamit nila patungo sa mismong venue na pupuntahan nila. Hindi nagtagal at ipinark ni Klain ang kotse sa bakanteng parte ng bakuran. May iba pang kotse ang mga naroroon. Bumaba sila ng kotse. Kinuha ni Klain sa compartment ng kotse ang mga gamit nila. Pumasok sila sa magarang bahay. 2-story yun. Parang sanay na si Klain na nagtuloy sa 2nd floor at pumasok sa isang silid. Nanatiling nakasunod lang siya rito. Wait, iisa lang ang room natin? Tanong ni Tiffany nang mapansing iisa ang room na pinasukan nila ni Klain. Don't worry Tiffany, hindi ko kailangang makishare sa inang bedroom. Mamaya, maraming babaeng maghahangad na makasama ako sa bedroom nila. Tila na nga asarang tawang ibinuntot ni Klain sa sinabing yon. Ang yabang mo talaga. Lalong lumakas ang tawa ng lalaki sa tugon niya. Pero pwede rin namang pakiusapan mo ako na samahan ka rito at sa tabi mo matulog. Kumindat pa si Klain sa kanya. Nagsisimula na naman itong kulitin siya. Ano ba kasing okasyon? Sinadyang baguhin ni Tiffany ang topic dahil baka umepekto na naman sa kanya ang pagsiseduce ni Klain. Wala.
It's just a simple house party. Tugon ng binata. Kaninong bahay to? Mine. What? Sa iyong bahay na to? Yeah. Eh may malaki't maganda ka naman palang bahay eh. Eh bakit nakikitira ka pa sa akin? Si Tanya. Kasi po nasa California ang work ko. At ayoko mapagod ka babiyahe pa uwi rito. Hindi na nagtanong pa si Tiffany. Halika, I'm sure nasa backyard na sila. Yaya ni Clayne. Pwede bang dito na lang ako? Gusto ko magpahinga. Okay, sige. Hindi na pinilit ni Clayne na sumama sa kanya si Tiffany. Pagkalabas ni Clayne ay inilibot ng dalagang paningin sa loob ng silid. Napatigil siya nang makitang malaking portrait ni Clayne na nakasabit sa wall. Tila buhay yun na nakatingin sa kanya. My goodness, walang kahit na anong sagot ang lalaki. Tanging hita lang itong nakatakip sa mahalagang pag-aari nito. Kung hindi pa medyo naka-side view ito, ay siguradong kita na ang lahat. Naalala tuloy niya ang nangyari sa kanila ni Clayne sa dining room. Kung hindi kaya tumigil si Clayne, baka higit pa rin ang nangyari. Baka naipagkaloob niya ang sarili rito. Pinamulahan siya ng mukha sa bahagyang pagkapahiya dahil sa kapilyahan ng isip niya. Huwag mong pagpantasyahan yan. Narito ako. Napasinghap si Tiffany nang malamang naroroon si Clayne. Nilingon niya ito. Kanina ka pa dyan? Akala ko ba nasa backyard ka? Kabadong wika niya. Saka hindi kita pinagpapantasyahan no? Eh bakit tinitignan mo yan? Nagpakawala ng pilyong ngiti si Clayne. Hindi ko tinitignan yan. Sinulyapan ko lang. Eh bakit ba kasi hindi ka madlang kumakatok? Paano pala kung nagbibihis ako? Eh di jackpot. Hindi na ako lalabas. Panonoorin na lang kita. Pilyong tugon ito. Ewan ko sa'yo. Oh heto, dinalhan kita ng snack kaya ako bumalik. Malay ko ba namang aliw na aliw ka dyan sa hubad kong larawan? Tumigil ka na nga. Natatawang inilapag ni Clayne ng pagkain sa mesita. Pagkuha na'y lumabas na. Agad namang inilak ni Tiffany ang pinto ng silid. Nilapitan niya ang pagkain dala ng binata. Chocolate cookies yun, a piece of cake, pizza, tsaka gatas. Dahil nagutom na rin siya sa biyahe ay kinain agad niya yun. Matapos kumain ay nahiga siya sa malambot na kama. Nagising si Tiffany bandang alas 8 ng gabi. Dahil sa ingay na nagmumula sa labas ng silid at dahil na rin sa malakas na tugtog doon. Naghilamos muna siya at nag-toothbrush. Pagkatapos ay inayos ang sarili bago lumabas ang silid na yon. Nagdaka pa siya nang makitang maraming tao roon. Naalala niyang sinabi ni Clayne na magkakaroon nga pala ngayong gabi ng house party. Hi, sexy angel. Nakangiting bati ng isang gwapong lalaki na humarang pa sa daraanan niya. Kasalukuyan siyang bumababa noon ng hagdan. May I know your name? She's my cousin, Tiffany Diamond Jones. Napatingin si Tiffany sa baba ng hagdan. Nakita niyang naroroon si Candice. Candice! Nakangiting lumapit si Candice. Warren, meet my cousin, the Queen of Hollywood Theater. Wika ni Candice. Nagpakawala ng isang matamis na ngiti ang binata. The famous Hollywood theater actress. Well, I'm Warren Han Galvez. Pakilala nito na naglahad ng palad. Hinagkan itong likod ng palad ni Tiffany. He's Clayne's cousin, wika ni Candice. Ginantihan ni Tiffany ng ngiti ang lalaki. Noon naman lumapit si Lloyd sa kanila. Hello Tiffany. Nakangiting bati nito. Napakagwapo ni Lloyd ng gabing yun. Sexy rugged ang dating. Dapat sana ay kikiligin siya at lumukso sa tuwa ang puso niya dahil nakita niya ito. Dahil ito ang tinuturing niyang first love. Hindi nga ba at halos ay mabaliw siya sa kakaisip rito noon. Pero bakit si Clayne ang gusto niyang makita ng oras na iyon? Hi everybody! Where's Clayne? Ang tinig na yun ng isang babae ang pumukaw sa atensyon ng lahat. Naka-miniskirt ito at halos bra na lang ang suot. Ang mga lalaking naroroon ay halos lumuwa na ang mga mata dahil sa pagnanasa sa katawan nitong halos ay wala nang saplot. Oh, the queen of the party, sambit ni Warren. Who is she? Kunot noong tanong ni Tiffany. Hindi mo siya kilala? She's Dorothy Gould, tugon ni Candice. Nakilala na ni Tiffany ang babae. Isa itong Hollywood sexy star.
She's Clayne's fiancé. Wika ni Lloyd. Ang sinabi niyo ni Lloyd ang tila bombang sumabog sa tenga ni Tiffany. Parang gusto niyang talunin na ang pitong baitang ng hagdan at ipagtulakan palabas ang babae. What? For me, she's Clayne's horse. Hindi na makontrol ni Tiffany ang galit. Napatingin sa kanya sila Candace, Warren at Lloyd. Napahiya naman si Tiffany dahil obvious ang galit niya. Oh, I'm sorry. Just an expression. Ngumiti siya upang ikubli ang pagkapahiya sa inasal niya. Well, she's really hot and sexy. Puri pa niya pero ang totoo ay hindi naman. Noon lumapit si Clayne sa babae. Agad iyong niyakap ni Dorothy at hinalikan sa labi. Ang landi! Bulong ni Tiffany sa sarili. Sinigurado niyang walang makakarinig noon. Noon din ay may lumapit kay Lloyd. Agad itong umabrisyete sa lalaki. Nakilala niya itong si Catherine Gates. Isa itong porn model. Hindi na ito nakatinggi ng hilahin ng dalaga. Nagpaalam naman si Candace para iwan sila. Hindi na rin nakatuto si Tiffany nang akayin siya ni Warren pababa. Pagtingin ni Tiffany sa dating kinaroroonan nila Dorothy at Clayne, ay wala na ang dalawa. Kahit saan siya tumingin, ay hindi niya makita ang mga ito. Hindi niya maunawaan ang sarili kung bakit hindi niya gusto ang isiping magkasama sa isang silid ang dalawa. Tinanggap ni Tiffany ang ibinigay na beer and can ni Warren. Now I know that the rumors are true. Diamond ladies are all gorgeous, sexy and beautiful. Wika ni Warren. Paano mo naman nasabi yan? Natatawang tanong ni Tiffany. I saw Kalia Diamond del Crystal Hiroshi and Candace Madrigal Diamond in person. They are goddess. Now, heaven sent you. So I met the prettiest angel on earth. Seryosong wika ng lalaki. Natawa si Tiffany. Iisa lagi ang sinasabi ng mga nakakausap niya. Popular silang magpipinsan sa kahit na anong aspeto. If you'll see Sophie Monte Carlo Diamond, you may say that she's the best of us. Her beauty is so pure and innocent. She's our princess. Nakangiting wika ni Tiffany. Really? Yeah. Hindi nagtagal, nagpaalam sandali si Tiffany kay Warren upang magtungo sa restroom. Muntik nang mapatid ang dalaga nang makita na naghahalikan sa kitchen sina Clayne at Dorothy. Umiral na naman ang selos niya. Gusto niyang sugurin ang dalawa pero wala naman siyang karapatan na gawin yun. Sa halip na magtungo siya sa restroom ay nagtuloy na lang siya sa backyard lawn kung saan may swimming pool. Asar na naupo siya roon. Hindi niya dapat maramdaman ng ganun pero bakit ganun ang epekto sa kanya? Sobrang sakit. Gusto niyang sa kanya lang si Clayne. Hindi rin dapat na nagmumukmuk lang siya sa madilim na lugar na yon. Minabuti niyang bumalik sa loob. Isang grupo ng mga bisita ang nag-alok sa kanya na makijoin siya sa grupo ng mga ito. Oh, no thanks. Nakangiti niyang tanggi sa mga ito. Just one shot, baby. Pilit ng isa na kinindatan pa siya. Sabay abot sa kanya ng baso na puno ng beer. Upang huwag masabihan Killjoy, ay pinagbigyan niya ang mga ito. Kinuha niya ang baso at ininom ang laman nun. One more glass, baby? Tanong ulit nito. No, it's enough. Hindi na siya napilit ng mga ito. Nakipagkilala na lang sa kanya. Hindi akalain ni Tiffany na mula sa likuran ay susulpot si Clayne. Nakakunot noo ito na hindi nagustuhan na nakikipag-usap siya sa mga ito. Did you drink this beer? Matatag na tanong ni Clayne sa kanya. Itinuro nito ang beer na nasa mesa. Yeah, they gave me one glass of that beer. Why? The heck? Mahina ngunit mariing wika ni Clayne. Come here. Hindi na nakapagsalita pa si Tiffany nang hawakan siya sa braso ni Clayne at hilahin palayo ron, paakyat sa second floor. What's wrong with you? Sita ni Tiffany sa lalaki. Noon nakaramdam ng kakaiba si Tiffany. May kakaibang init at damdamin na pumupuno sa buo niyang katawan dahil sa pagkakahawak ni Clayne sa braso niya. Clayne, what's wrong with me? I feel so strange. Nababahalang tanong ni Tiffany. Ipinasok ni Clayne si Tiffany sa silid niya na inuukupan nito. You better stay here. Take a shower, then sleep.
wika ni Clayne. Sa totoo lang ay hindi iyon ang gustong gawin ni Tiffany. Mapungay ang mga matang tumingin siya sa lalaki. Clayne, I will lock the door. Promise, if you need me, just call me. Akmang tatalikod na si Clayne nang muling magsalita si Tiffany. Don't leave me. Napakalambing ng tinig niya. Yumakap si Tiffany kay Clayne. Hindi niya kayang kontrolin ang sarili. Hinagkan niya sa labi ang lalaki ng buong init at mapusok. Inilalayo siya ni Clayne. Tiffany, you don't know what you're doing. Sweetie, just rest. Halos pabulong na wika ni Clayne sa kanya. Clayne, just kiss me. I need you. Siniil ni Tiffany nang halik si Clayne sa labi. Parang hibang si Tiffany na mga sandaling yon. Punong-puno ng init ang kanyang katawan. No! Stop, Tiffany! Tanggi ni Clayne. Alam kasi niyang iyon ang epekto lamang ng aphrodisiac drug na nasa beer na ininom nito. Ayaw naman niyang samantalahin yon. Walang anumang hinuban ni Tiffany ang blouse at shorts na suot. Natira na lamang ang underwear niya. Hirap na hirap si Clayne na mga sandaling yon dahil maging siya'y nagiinit na rin. Kahit hindi pa man lang siya nakakainom ng kahit na anong alak. Come on, Clayne! I'm begging you! Hold me! Please! Punong-puno na pakiusap ng tinig na yun ni Tiffany. Hinila ni Tiffany pahiga sa kamang lalaki pero nang maramdaman niyang hindi tumutugon si Clayne, ay siya mismong umibabaw rito. Hinagkan niya ito ng paulit-ulit. Tiffany, don't do this! Awat ni Clayne. Please! Clayne, just do what I want. I need you right now. Sumasamo ang tinig niya. Hindi na rin nakapagpigil si Clayne. Inihiga niya ang babae at buong kasabikang siniil ito ng halik sa labi. Naging malikot na ang kanyang mga kamay. Clayne, take me! Bulong ni Tiffany habang nahihibang sa damdaming umaalipin sa kanya. Sanhi na mga halik at yakap ng lalaki. At dulot ng aphrodisiac drug na pumasok sa kanyang katawan. Sa kabila ng mga ginagawang yun ni Clayne, ay kontrolado pa rin naman niya ang sarili. Nais lang niyang pagbigyan ng kagustuhan ng babae, kahit hirap na siya. Kung ibang babae lang sana si Tiffany, baka kanina pa niya ito naangkin, pero iginagalang niya ito. Pinagsawa na lang niya si Tiffany sa mga yakap at halik. Ilang oras din sila sa ganoong ayos bago na himasmasan ng dalaga at sanhi ng pagod at konting nainom nito kaya madaling nakatulog. Nang masigurong himbing na si Tiffany ay agad siyang nagshower upang ibsan ang init at pagnanasang nadarama. Ganun niya pinahahalagahan ng dalaga kahit lagi itong galit sa kanya. Kung nakakaya niyang paglaruan ng ibang babae, si Tiffany ay hindi. At kailanman ay hindi siya papayag na lokohin ito ng kahit na sinong lalaki. Tanghali na nang magising si Tiffany kinabukasan. Gulat siya nang makitang tanging bikini lang ang suot niya. Napabalikwa siya ng bangon at nahapit ang kumot para ibalot ang katawan. Nakita niyang nagkalat sa sahig ang kanyang mga damit. Nang bumukas ang pinto, nakangiting pumasok si Candice. Lalo lang siyang nakadama ng hiya. How was your night with Clayne? Is he your first time? Is he good? Sunod-sunod na tanong ni Candice sa kanya. Punong-puno ng kapilyahan ang mga ngiti nito. Biglang naiyak si Tiffany. Nag-aalalang lumapit si Candice sa kanya at naupo sa tabi niya. Why? Sinaktan ka ba niya? Pinilit ka ba niya? I don't know. Humihigbing tugon ni Tiffany sa mga tanong ni Candice. Anong hindi mo alam? Nakita ko kayong dalawa ni Clayne kagabi na pumasok dito at madaling araw na siyang lumabas. Ngayong pumasok ako rito, nakita kita na ganyan ang ayos mo. So ang naisip ko, may nangyari sa inyong dalawa. Kumindat pa si Candice. Candice, please, mangako ka sa akin na sa atin lang to ah. Hindi to pwedeng malaman nila mami at daddy o na kahit na sino pa. Pakiusap ni Tiffany sa pinsan. Sure, basta ikaw kasin. Alam mo naman kakampi mo ko eh. Alam mo ba na galit si Dorothy nang malaman niya na magkasama kayo rito ni Clayne? Alam niya? Yes, alam ng lahat. Alam din ba nila Lloyd at Warren? Tumango si Candice.
Oh my goodness. Parang binagsakan ng langit at lupa si Tiffany sa nalaman. Ano ka ba? Huwag mong alalahanin yun. Nauunawaan nila yun. Nakakahiya eh. Dapat kang maging proud dahil si Clean ang lalaking kasama mo. Nasaan ang mga bisita? Tanong ni Tiffany. Umalis na. Tayo na lang tatlo nila Clean ang nandito. Paalis na rin ako eh. Pabalik na ako sa London. Magkita na lang tayo sa Diamond Mansion ha. May taping pa ako mamayang hapon eh. Kaya hindi pwedeng hindi ako bumalik. See you soon, Tiffany. Hinagkan ni Candy sa nuuwang pinsan. Huwag mo kong iwan dito, Candice. Why? Don't worry. Nandito naman si Clean. Hindi kanya pababayaan. Enjoy the moment with him. Iyon lang. At tuluyan na itong lumabas. Wala ring nagawa si Tiffany nang lumabas ng silid si Candice. Isa-isa niyang pinulot ang nagkalat na damit sa sahig at isinuot yon. Nagtungo siya sa bathroom at nag-shower. Matapos magbihis at mag-ayos ng sarili, ay nagtungo siya sa kitchen. Naratnan niya roon si Clean. Ngumiti ito sa kanya. Tila gusto niyang tumakbo palabas. Good morning. Bati nito. Nakahanda ng breakfast natin. Alika, kumain na tayo. Alok nito. No, mauna ka na. Sa halip na magsalita pa ay inakay na siya nito patungo sa dining room. Isang typical na almusal ng mga Pilipinong nakahain. May fried rice, bacon, hot dog, tocino, sunny side up egg, at coffee. Ako mismong nagluto niyan. Nakangiting wika ni Clean. Ipinaglagay pa siya ng pagkain sa pinggan. He's my enemy but he treats me like an angel. I hate him, but he knows how to melt my heart. We're not lovers, but he's capable of pulling my sanity away from me. Now I'm dreaming to be his bride. Naiiling na lamang si Tiffany. Ang linya ba ng tula na yun na agad na nabuo sa isip niya nang makita niyang lalaki ay para rito? Kumain ka na, lalamig na yan. Natauhan siyang bigla sa sinabi niya ni Clean. Tahimik lang siyang kumain kasabay nito. Sa loob ng 5 araw ay biglang napalapit si Clean sa kanya. Hindi niya planong mahalin ito pero bakit nagsusumigaw ang puso niya sa sobrang pagnanais na laging makasama ito? Nagsimula na rin siyang mangarap na ligawan ito at maging boyfriend ito. Mula pagkabata, lagi na lang silang magkasama ni Clean. Pero kailanman ay hindi niya doon naramdaman ang damdaming sumasakop ngayon sa kanyang puso at isipan. Noon, si Lloyd ang pinapangarap niyang maging boyfriend. Pero bakit nararamdaman lang niya ang mga halik at yakap ni Clean ay tila ba gusto na niyang makasal rito? Nang araw na yun ay nakapagtatakang hindi siya inaasar ni Clean o kinukulit man lang. Hindi natuloy siya nakatiis na hindi ito kausapin ng madatnan sa sala. Nakahiga ang binata sa sofa at nagbabasa ng newspaper. Clean, may nangyari ba sa atin kagabi? Lakas loob niyang tanong sa lalaki. Pilit niyang binabaliwala ang hiya. Napatigil sa pagbabasa ang lalaki. Bumangon nito at inilapag sa center table ang binabasa. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. Ano ba? Huwag mo akong basta nalang tinitingnan at niningitian ng ganyan. Pulang-pula na ang mga pisngi niya sa hiya. Sa halip na sumunod ay tumayo ito at lumapit sa kanya. Clean, I'm serious. Hindi mo ba natatandaan? Yeah, so tell me. Close your eyes. Utos ni Clean. Come on, Clean, I'm not playing with you. Just close your eyes so you'll know. Halos pabulong na lang ang tinig na yun ni Clean. Nang maramdaman niya ang init ng paghinga nito na tumatama, sa puno ng kanyang tenga ay tila nananayo ang mga balahibo niya sa buong katawan. Iyon ang nagbibigay sa kanya ng dahilan upang mapapikit. Para siyang hihimatayin ang maramdaman na lumapat sa mga labi niya mga labi nito hanggang sa bumaba sa kanyang leeg. Bigla niya itong itinulak. I just want you to feel me. For you to remember what we did last night. Seryosong wika ni Clean. No,
What I want is an exact answer, not a piece of puzzle. Tugon niya. What do you think? Gigil na si Tiffany sa ginagawang pambibitin ni Clayne. Okay, I won't force you to tell me what happened between us. Pilit kinakalma ni Tiffany ang sarili. Clayne, promise me na walang ibang makakaalam noon. Napaka-imposibleng walang makaalam noon. Tugon ni Clayne. At bakit? Kinuha ni Clayne ang newspaper at iniabot sa kanya. Tila nawala ng lakas si Tiffany nang makita ang larawan nila ni Clayne sa loob ng silid. Isang close-up photo na naghahalikan sila ng binata. The door was not locked. Some paparazzi entered the room and got our photo. Wika ni Clayne. Binasa ni Tiffany ang nakasulat sa ibaba ng larawan. Is it a sign of love or a mark of lust? Napabuntong hininga siya. Buti na lang at disente pa ang ayos niya roon. Naiiyak siyang napaupo sa sofa. I wanna die. Desperadang wika ni Tiffany. What? Hindi malaman ni Clayne kung siseryosohin ang sinabi ni Tiffany o tatawanan lamang ito. Nakakahiya ko, Clayne. Baka itakwila ko ng buong Diamond Clan dahil dyan. Pumatak na ang mga luha ni Tiffany. Hey, don't cry. Tarantang lumapit si Clayne sa dalaga. Kahit kailan ay ayaw niyang nakikita itong umiiyak. Clayne, I'm nothing but a bitch. No, you're not. You're still the most innocent angel I've ever known. Pinahid ni Clayne ang luhang pumapatak sa pisngi ni Tiffany. Clayne, mahalaga ba ako sa'yo? Of course. You are my precious diamond. Hinanap niya sa mga mata ni Clayne ang katapatan sa mga sinabi nito. Seryosong lalaki. Kailangan niyang gumawa ng isang desisyon upang maisalba sa kahihiyan ang kanyang sarili at mapanatili ang karangalan ng kanyang pamilya. Will you marry me? Lakas loob na tanong ni Tiffany sa binata. Please, Clayne, marry me. It's the only way to save my reputation. Pangako, gagawin kong lahat para sa'yo. Pagsisilbihan kita. Hindi nakaimik si Clayne. Hindi niya akalain na hihilingin yun ni Tiffany. I know, wala pa sa plano mo magpakasal. Please, gagawin kong lahat para maging mabuting asawa mo at... Isang halik sa labi ang nagpatahimik kay Tiffany. I will marry you. Anytime, anywhere. Naibsan ang labis na pag-aalala ni Tiffany dahil sa sinabi ni Clayne. How about Dorothy? Don't think about her. Our wedding will be the most important. Ngumiti si Clayne upang pawiin ang lubusan ng pag-aalala niya. Nung mismong araw na yon, ay tinawagan ni Clayne ang mga magulang sa South Korea at ang mga magulang ni Tiffany sa England upang ipaalam sa mga ito ang pasya nilang pagpapakasal. Agad namang sinang-ayunan ng mga ito ang pasya nila dahil noon pa man ay umaasa na mga ito na sila'y magkakatuluyan. Kung masusunod nga mga ito, nais na mga ito na makasal na sila bukas na bukas din. Kaya naman ipinasya nilang bumalik sa London sa lalong madaling panahon. Clayne, ilang sunod na katok sa pinto ng guest room ang ginawa ni Tiffany. Ito ang ginagamit na silid ng lalaki dahil siya ang gumagamit ng silid nito. Come in, sweetie. Narinig niyang tugon ni Clayne. Lihim siyang kinilig sa endearment na yun ng binata. Marahan niyang pinihit ang doorknob at binuksan yun. Nakahiga na sa kama si Clayne. Yes, what can I do for you, sweetie? May lambing ang tanong na yun ni Clayne sa kanya. May sasabihin ako, tugon niya. Alika, maupo ka dito sa kama. Anyaya nito sabay bangon at sumandal sa headboard ng kama. Lumapit siya rito pero hindi siya umupo. Anong sasabihin mo? Gusto ko mag-sorry sa'yo. Sorry sa lahat ng mga kapilyahan at katigasan ng ulo ko. Sorry din sa pagsusungit ko sa'yo. Sorry kung lagi kitang inaaway. Seryosong wika ni Tiffany sa lalaki. Sa halip na sumagot si Clayne ay nakangiti nitong dinukwang siya
Hinawakan ng kamay niya at hinila siya paupo sa kama sa tabi nito. Clean, yung pagpapakasal natin hindi biro sa akin yun ah. Pinapangako ko kasing pakakasal lang ako sa lalaking mahal ko at mamahalin din ako. Gusto kong malaman kung seryoso ka bang talagang pakasalan ako at mamahalin mo ba ako? Lakas loob niyang wika. Sabi mo pakakasal ka lang sa lalaking mahal mo. Ibig sabihin, mahal mo ko? Ngumiti si Clean. Wala kong sinabing mahal kita. Pero pakakasal ka sa akin. Oo, pakakasal ako sa iyo pero hindi ibig sabihin ay mahal kita. Eh bakit ka pakakasal sa akin kung hindi mo naman pala ako mahal? Pangungulit ni Clean. Teka nga muna, nililito muna ako eh. Ang tanong kong sagutin mo, mamahalin mo ba ako? May katatagang tanong ni Tiffany sa lalaki. Tila may pananakot naman yung tanong mo. Mukhang mapipikot mo na talaga ako ah. Natatawang tugon ni Clean. Ano ba? Singhal niya sa lalaki. Naaasar na talaga siya kasi naman, seryoso siya. Pero tila biro ang lahat sa binata. Oo. Biglang tugon ni Clean. Makakatanggi pa ba ako eh, tinatakot mo na ako. Ewan ko sa'yo. Akmang tatayo si Tiffany para iwan na si Clean. Pero agad itong hinawakan ang braso ng dalaga. Oh, huwag mo kong iiwan. Sa asar ay naiyak na si Tiffany. Oh, teka, bakit ka ba umiiyak? Nakakaasar ka naman kasi. Biro lang sa iyong lahat. Samantalang seryoso naman ako. Agad pinahid ni Tiffany ang mga luhang pumatak sa pisngi niya. Tila tumagos sa puso ni Clay nang sinabing yun ng dalaga. Agad siyang sumeryoso. Okay, I'm sorry. Pakakasalan ba naman kita kung hindi kita mamahalin? Huwag ka nang umiyak. Seryosong wika ni Clayne. Ngayon, ako naman ang magtatanong. Mamahalin mo rin ba ako? Hinawakan nito ang baba ng dalaga upang iharap sa kanya. Nasa lubong ni Tiffany ang titig na yun ni Clayne. Bukas ko nilang sasabihin. Pag-iisipan ko pa ngayong gabi. Si Tiffany naman ang hindi magawang sagutin ng seryoso ang tanong ni Clayne. Sa halip na magsalita si Clayne, ay laking gulat ni Tiffany nang ibuwal siya ng binata sa kama. Naramdaman niyang nasa ibabaw niya ito. Tell me now. Seryosong utos ni Clayne. Clayne, ang bigat mo! Reklamo niya. Sa halip na umalis si Clayne mula sa pagkakadagan sa kanya, ay lumapat ang labi nito sa leeg niya. Uy, ano bang ginagawa mo? Nababahalang tanong ni Tiffany sa lalaki. Masanay ka na, Tiffany. Pagkasal na tayo, higit pa rito ang gagawin natin. Bulong ni Clayne sa kanya. Magkahalong kabat excitement ang nararamdaman ni Tiffany nang maisip ang sinabi ni Clayne. Now tell me, mamahalin mo rin ba ako ng higit sa pagmamahal mo kay Lloyd? Seryosong tanong ni Clayne na noon ay nakatunghay sa mukha niya. Oo, huwag mong isama si Lloyd sa usapan. Kumunot ang noon ni Clayne. Don't worry, gagawin kong lahat para maging ideal wife mo. Tanging tugon niya. Eh paano mo naman magagawa yun kung hindi mo ko mamahalin? Magagawa ko yun dahil medyo mahal na kita. Sa wakas ay nasabi na rin ni Tiffany ang buong damdamin sa binata. Napuno ng tuwa ang puso ni Clayne sa sinabi ng dalaga. Napakatagal nun ng panahon na inasam-asam niyang marinig yun mula rito. Noon pa man ay pinangarap na niyang mahalin ito. Umiral ang pagkapahiya ni Tiffany nang makita ang ngiti sa mga labi ni Clayne. Sabi ko na nga ba't pagtatawanan mo lang ako eh, kapag inamin kong mahal kita. Nahihiyang wika ni Tiffany. No, I'm just happy. Hinagka ni Clayne ang labi ng dalaga. Buong pusong tinugon yon ni Tiffany. Hindi nagawang nagsalita ni Tiffany nang lumantad sa paningin niya ang isang Tiffany ring na may batong diamante. Kinuha ni Clay ang kamay niya at isinuot yun sa daliri niya. Is this really mine? Hindi makapaniwala ang tanong ni Tiffany. Tumango si Clay. Hinagka ng kamay niyang may sing-sing. Tomorrow, pupunta tayo sa London. Inayos ko na ang flight natin.
Personal kong hihingin sa parents mo ang pahintulot na pakasalan ka. Clean, you complete me. Galing sa puso ang mga katagang yun na namutawi sa mga labi ni Tiffany para sa lalaki. Ang araw na yon ang tanging araw na hindi sila nag-away. Naging isang napakasayang araw nun para sa kanilang dalawa. Tiffany! Tinig yun ni Clayne. Mula sa laundry room ay narinig niya ang tawag na yon. I'm here! Tugon niya. Oh, what are you doing here? Kunot noong tanong ni Clayne nang bumungad sa laundry room at makitang naglalaba siya. Siyempre, naglalaba ng mga damit natin. Nakangiting tugon ni Tiffany. Nagpapakapagod ka lang. Alika na, iwan mo na yan. Ipapalaundry na lang natin. Okay lang ako. Gusto kong masanay para pagkasal na tayo, hindi ako maninibago. Kapag kasal na tayo, hindi mo rin yan gagawin. You'll be the queen of mine. Lumapit siya sa lalaki at kinintilan nito ng isang halik sa labi upang matigil ito sa pagbabawal sa kanya. Kapag kasal na tayo, gusto kong pagsilbihan ka. Ako ang personal na mag-aasikaso sa'yo. Ako ang maglalaban ng mga damit natin at magluluto ng food. Isa sa pangarap kong maging ulirang asawa mo at maging mabuting ina para sa ating magiging anak. Napatitig si Clint sa magandang mukha ng babae. Hindi na siya kumontra pa sa mga sinabi nito. Lihim na nagalak ang puso niya. Karapat dapat talagang mahalin si Tiffany. Hindi siya nagkamali. Sa halip na tumutulay, ipinasya na lang niyang tulungan itong maglaba. Kinagabihan ay si Tiffany ang nagluto ng dinner. Lahat ng mga paborito ni Clay ang inihain niya. Kimchi, manjuk, a soup with meat dumplings. I'm so lucky to have you. Seryosong wika ni Clay nang kumakain na sila. Ngumiti lang si Tiffany. I'm so blessed. Kumain ka na po, Lord Clayne Han. Sure, my Lady Tiffany Diamond Jones Han. Tugon ni Clayne. Kapwa silang nagkatawanan ng magkatinginan. Matapos ang dinner, ay magkatulong nilang iniligpit ang pinagkainan nila. Nang gabing yon, ay nakangiting bumungad si Tiffany sa silid ni Clayne, yakap ang isang malaking unan. Oh, you're here! Ngumiti si Clayne. Dito ako matutulog. Diretsyong wika ni Tiffany. Oh my goodness, are you going to rape me? Sa seryosong mukha ni Clayne ay tila hindi ito nagbibiro. Biglang pinamulahan ng mukha si Tiffany. Sige na nga, wag na. Pinahiya mo na ako eh. Parang batang padabog na tumalikod si Tiffany. Malakas ang tawang agad na humabol si Clayne para pigilan siya. Hinawakan siya nito sa braso at hinila pahiga sa kama. Just kidding. Ikaw naman nagtampo na agad. Tumatawang wika nito. Kampanting nahiga si Clayne sa kama. Ipinikit nito ang mga mata. Clayne, thank you for coming into my life. Mahinang wika ni Tiffany pero malinaw na nakarating sa pandinig ni Clayne. Pinagmasdan niya ang nakapikit na binata. Batid niyang gising ito. Nahiga na rin siya sa tabi nito. Good night. Wika niya bago tumalikod. Hindi nagtagal ay naramdaman niya ang pagkilos ni Clayne. Yumakap ang braso nito sa bewang niya. Naramdaman niya ang mainit na hininga nito sa kanyang batok. Napangiti siya ng lihim hanggang sa makatulog siya sa mahigpit na yakap ng lalaki. Diamond Mansion, London, England. Tulad nga ng sinabi ni Clayne ay personal niyang hiningi ang kamay ng dalaga sa mga magulang nito. Ang pagkakataong yun ay hindi pinalampas ng ama ng dalaga upang makausap ito ng sarilinan. Alam mo iho, natutuwa ako at nakita na rin ni Tiffany ang lalaki makakapagpaligaya sa kanya. Nasasabik na rin kaming magkaroon ng mga mumunting anghel sa tahanan to. Nakangiting wika nito na ang tinutukoy na mga munting anghel ay ang mga apo. Pakamamahalin mo siya ha? Umasa po kayo, tugon ni Clayne. Bilang patunay ay nagawa pa niyang ipagtapat rito ang isang sikreto. Nagawa mo yun? Nakakunot noong tanong nito. Mahal ko po siya eh. At wala akong maisip na ibang paraan. Kabadong wika ni Clayne. Nangangamba siyang hindi yun mauunawaan ng tito niya. Sa halip na magalit ay natawa pa ito. I like you, man. Naalala ko sa iyong kabataan ko noon
at kung papaano ko naging kabiyak ang mama niya. Wika pa ulit nito. Ang masayang pag-uusap na yon nila Clint at ng daddy ni Tiffany ay tanaw na tanaw ng dalaga mula sa kinaroroonan nila ng mommy niya. He likes her future husband. Hindi mapapatawa ni Clint ang daddy mo kung hindi niya gusto si Clint para sa'yo. Nakangiting wika ng mommy niya. Nararamdaman kong magiging masaya kayo. Oh, mommy. Niyakap ni Tiffany ang ina. Just rest. I want to talk to your prince. Pinisil ng ginang ang pisngi ng anak. Matapos sabihin yun ay iniwan na siya nito at tinungo ang kinaroroonan ng binata at ng daddy niya. Nang sumunod na araw ay kinakailangan naman ni Clay na pumunta sa South Korea upang sunduin ang mga magulang para sa nalalapit nilang kasal. Nagaganapin nga rito sa London upang ayusin na rin ang mga dapat ayusin. Isang mariing halik ang iginawad ni Clay sa labi ni Tiffany bago ito tuloy ang umalis nang ihatid siya ng dalaga sa airport. Nakaramdam agad ng pangungulila si Tiffany sa isang buong araw na hindi niya nakasama si Clint. Nasa terrace siya noon nang maramdaman ang pagyakap ng mommy niya mula sa likuran. My princess, dati napakaliit mo pang bata at masayang tumatakbo rito sa mansyon. Pero next week, ikakasal ka na. Wika ng mommy niya na mahigpit na nakayakap sa kanya. Ganoon ito kalambing sa kanya, kahit pa nga malaki na siya. Mommy, I'm excited but I'm so nervous. Inisandig niya sa dibdib ng ina ang kanyang ulo. Natural lang naman yun, iha. Don't worry, everything will be okay. Gagawin ko pong lahat maging mabuting asawa lang para kay Clint. Makakaya mo yun, anak. Mommy, parang gusto kong pumunta sa Seoul. When? Tomorrow, tugon niya. Namimiss mo na siya? Ngumiti ang mami niya. Binitiwan siya at iniharap. Maybe yes. But I realized, di ba mami, dapat kasama ako ni Clint para humarap sa parents niya? Yes! Sang-ayon ang mami niya. I must follow him. Tumango ang mami niya bilang pagsang-ayon. Hindi na rin tumutol ang daddy ni Tiffany sa pasya niyang yon na sumunod kay Clint sa Seoul kinabukasan rin. Hindi pa nga niya ipinagbigay alam sa lalaki ang pangyayaring yon. Gusto niyang sorpresahin ito. Ipapaalam lamang niya ang tungkol doon sa oras na lumapag na sa Seoul ang eroplanong sasakyan niya. Hi! Ang tinig na yon ng babaeng katabi niya sa eroplano ang pumukaw sa pananabik ni Tiffany na makita ang binata. Oh, hi! Kahit nagulat ay pinilit ni Tiffany na ngitian si Dorothy. Are you going to Seoul? Tanong ni Dorothy. Yes, kiming tugon niya. Me too. Napatingin ang diretso si Tiffany sa Hollywood sexy star. Bigla niyang naisip na baka makikipag-meet ito kay Clint. I know what you're thinking. Don't worry, you're wrong. I ain't gonna meet Clint. I have a series of pictorials. First in London, second in Seoul, and last in Canberra. Pagbibida pa nito kahit hindi naman niya tinatanong at hindi siya interesado. Noon lang nakahinga ng maluwag si Tiffany. Salamat na lang at hindi totoo ang iniisip niya. Congratulations for your upcoming wedding. Nagtaka si Tiffany dahil tila walang balak si Dorothy na sumbatan siya sa kabila ng kaalamang ikakasal na sila. May karapatan naman ito dahil boyfriend nito si Clint. Well, I just hate him. He betrayed me. May kapaitang wika ni Dorothy. Miss Gold, I'm sorry. Bigla siyang nakaramdam ng guilt. No, you don't need to say sorry. I hate him because he's a bastard. I trust him, but there's another girl named Thania Kim. His 5 years Filipino-Korean steady girlfriend. Hindi nakapagsalita si Tiffany. Wala siyang alam tungkol sa babaeng sinasabi nito. Don't you worry, I'm not mad at you. Believe me, he's a certified a-hole. What do you mean? Halos magunaw ang mundo ni Tiffany nang malaman mula kay Dorothy na pinagpustahan siya nila Lloyd at Clint. Ang lahat ng mga kasuitan ni Clint ay bahagi ng pustahan, maging ang naganap na dinner date nila ni Lloyd.
Kahit gusto na niyang maiyak dahil doon ay pinigil niya. Nagpapakatatag siya. I'm sorry, we're not friends but I'm concerned. If you do not believe me, well, you better ask Warren and Caroline Gates. They certainly know the agreement of the two bastards. Nananatiling nakatatak sa isipan ni Tiffany ang lahat ng mga nalaman kay Dorothy. Ang plano niya ay magpapasundo kay Clayne pag nasa airport na siya. Pero hindi na niya ginawa. Minabuti niyang mag-check-in na lang sa isang 5-star hotel. Ayaw niyang husgahan agad ang lalaki. Pero nang makita niya ang malalaking billboard nila Clayne at Tanya Kim, na sweet na magkayakap ay tila, gusto na niyang maniwala. Kahit wala pang paliwanag na ibinibigay ang lalaki. Kahit lagi silang nag-aaway ni Clayne, ay alam niya lahat-lahat ng nangyayari rito mula pagkabata. Pero ang tungkol sa isang Tanya Kim ay hindi niya nalaman kailanman. Tila sinasadyang paglapitin ng pagkakataon sila Tiffany at Tanya. Nang ipa siya ng una na pumunta sa mall para aliwin ng sarili at hindi sinasadyang makasabay pa sila sa elevator. Tatlo lang sila doon, siya, si Tanya at ang babaeng kasama nito. Marahil ay kaibigan niya. You're lucky to have Clayne, wika ng babaeng kasama nito. Yes, of course. And I'm happy when we meet yesterday. Clayne is just the sweetest gentleman I've ever known in my life. Napilis ang isang napakatamis na ngiti sa labi ni Tanya. Well, how about the wedding? I will be the happiest girl in town. He made my life complete in the past 5 years. And now, he deserves to be happy. Oh, Tanya, do you really love Clayne? Of course, I really love him. And I'm sure he loves me too. Parang hihimatayin si Tiffany sa sinabing yun ni Tanya. Totoo nga ang sinabi sa kanya ni Dorothy. As a friend, dugtong ni Tanya sa sinabi nang makalabas na sila ng elevator. You know the whole story between me and Clayne, right? Yun ang bahaging hindi na nagawang marinig pa ni Tiffany. Dahil nakalabas na ang mga ito sa elevator at siya na lamang ang tanging naiwan sa loob. Nakaramdam ng galit si Tiffany kay Clayne. Bakit kailangan muna niyang mahalin ito bago siya masaktan? Kumawala ang mga luhang kanina pa niyang pinipigilang pumatak. Pagbukas ng elevator, ay laking gulat ni Warren nang makita siyang nag-iisa sa loob at umiiyak. Bigla namang pinahid ni Tiffany ang mga luha at lumabas. Hey, Tiffany! Humabol si Warren. Hinawakan niya ang braso ng babae nang maabutan ito. What are you doing here? Are you with Clayne? Nagpalingalinga ito para hanapin kung nasa tabi-tabi lang ang pinsan. What happened? Why are you crying? Tanging iling lang ang mga isinagot niya sa mga tanong na yun na binata. Sandali, tatawagan ko si Clayne. No, I don't wanna talk to him. I don't want to see him. Nag-away ba kayo? What did he do to you? Naguguluhang tanong ni Warren. I hate him, Warren. Muli na namang naiyak si Tiffany. Come here, pinagtitinginan na tayo ng mga tao oh. Inakay ni Warren patungo sa kotse niyang nakapark ang babae. Halos nasa 5 minutong umiiyak sa loob ng kotse ni Warren si Tiffany. Nang mahimasmasan ay muling nagtanong si Warren. What happened? Warren, do you know that I'm going to be Clayne's bride? Yes, I know. Do you have an idea how much I love him? Hindi nakaimik si Warren. Tingin pa lang niya sa luha ang dalaga. Ay batid na niyang sobrang mahal nito ang pinsan. Who's Tanya Kim? Tanong niya. Oo, alam niyang isa itong sikat na modelo dito sa South Korea. Pero gusto niyang malaman kung sino ito sa buhay ng lalaking pakakasalan niya. Biglang napatingin si Warren sa babae nang marinig ang tanong na yon. Tiffany, you better talk to Clayne. Please, Warren, tell me. Gabi na. Let's have dinner then ihahatid kita sa pad ni Clayne. Pinaandar na ni Warren ang kotse. No! Hindi na pinansin ni Warren ang pagtutol ni Tiffany. Dinala niya ito sa isang English restaurant at nag-dinner sila. Kahit walang gana ay pinilit ni Tiffany na ubusin ang pagkain na in-order ni Warren para sa kanya. Warren, sino ba talaga si Tanya Kim sa buhay ni Clayne?
bakit ba ayaw mong sabihin sa akin? Muling tanong ni Tiffany matapos ang dinner. Nakasakay na ulit sila noon sa kotse. You should ask him about her. Tanging tugon ni Warren. No, you should tell me. Nanginginig ang tinig na yon ni Tiffany. Ihahatid kita kay Clayne. Pinaandar na ni Warren ang kotse. Does she have an affair with Clayne? Am I right? Pinagpustahan ako nila Clayne at Lloyd. Tama? Kasabot ka rin ba doon? No. Biglang tugon ni Warren. Muli nitong inihinto ang kotse. Hinarap siya. You're so unfair, Warren. Maging sa binata ay naghihinanakit si Tiffany. Pakiramdam niya ay pinagkakaisahan siya ng lahat. Nang ihinto ni Warren ang kotse ay sinamantala yun ni Tiffany upang bumaba. Tiffany, wait! Pigil ni Warren nang bumaba siya. Hindi pinansin ni Tiffany ang lalaki. Galit siya. Napilitan muling paandarin ni Warren ang kotse at sundan ang papalay yung babae. Tiffany, please sumakay ka na. Pakiusap ni Warren sa dalagang masama ang loob. Sa halip na pansinin si Warren, ay nagpara ng taxi si Tiffany. Thanks for the ride. Wika ni Tiffany bago tuluyang sumakay ng taxi. Napabuntong hiningan na lang si Warren na tumanaw sa palayong taxi kung saan sakay-sakay si Tiffany. Bring me in a class music bar, please. Wika niya sa driver ng taxi. Hindi nagtagal ay inihinto ng driver ng taxi sa harap ng isang class na music bar doon sa Seoul. Sobrang ibinayad niya. Hindi na niya kinuha ang sukli. Thank you. Pasasalamat niya sa driver. Isang ngiti lang itinugon ng Koreanong driver. Pumasok siya sa loob. Umabot agad sa pandinig niya ang isang Korean song na inaawit ng singer na babae na nasa stage. Kahit hindi niya naiintindihan yun ay tila tumatagos naman sa puso niya ang malungkot na himig noon. Tahimik lang ang mga nakikinig. Siguro ay sad song yun dahil wala siyang nababakas na tuwa sa mukha ng kumakanta at mga nakikinig. Umuko pa siya ng pang-isahang mesa. Hindi nagtagal ay may lumapit na waiter. Nakangiti itong bumati sa kanya at tinanong nito kung anong maipaglilingkod nito. Give me 2 glasses of champagne, please. Hindi nagtagal, inilipag ng waiter sa mesa ang 2 kopita ng champagne. Pinasimula na niya itong simsimin. Buo na ang pasyon niyang bumalik bukas sa London. Ayaw na niyang magpakasal pa kay Clayne dahil sa panlulokong ginawa nito sa kanya. Tol, congratulations! Nanalo ka! Siguro naman kontento ka na ngayong ikakasal na kayo ni Tiffany. Imagine, naturuan mo siyang mahalin ka. Natatawang wika ni Lloyd. Lloyd, disidido ako roon. Tugon ni Clayne. Honestly, hindi ko gustong ginawa niyo kay Miss Diamond. Wika ng babaeng kasama nila Clayne at Lloyd sa music bar na yon. Biglang nabaling ang atensyon ni Tiffany sa 3 nag-uusap sa bandang kanan niya. Kalapit lang ng mesa niya. Napahigpit ang kapit niya sa kopita nang makita sina Lloyd, Clayne at Thania. Lalong nadagdagan ang kanyang galit dahil enjoy na enjoy ang mga ito na pag-usapan ng nangyaring pustahan. Matapos tunggain ang alak na nasa 2 kopita, ay nagtungo siya sa ladies room. Pigil na pigil niya ang sarili na sugurin si Clayne at pagsasampalin. Ilang beses siyang nagbuga ng hangin para kalmahin ang sarili. Halos 10 minutes yata siya sa loob bago tuluyang lumabas. Noon din, hindi sinasadyang nabangga siya ni Lloyd na nagkataong lumabas din sa men's room. Tiffany, I'm sorry. What are you doing here? Gulat na gulat si Lloyd nang makilala siya. Get out of my way! Asik niya rito. Hey, what's the problem of the sweetest angel on earth? Ngumiti ang binata na hindi pinansin ang galit sa mukha niya. Sa halip na sagutin ni Tiffany ang tanong na yun ni Lloyd, ay isang sampal ang ibinigay niya rito. Nagulat ito sa ginawa niya. You deserve that, a-hole. Yun lang at tinalikuran na niya si Lloyd. Humabol ito. Tiffany! Ang tawag na yun ni Lloyd ang pumukaw sa atensyon ni Clayne at Thania. Nakasalukuyang nag-uusap. Sa halip na pansinin ng lalaki ay tinawag ni Tiffany ang waiter at binayaran ng nainom.
Hindi naman makapaniwala si Clayne na naroroon si Tiffany. Tiffany! Tumayo ito para lapitan siya pero nagmamadali siyang humakbang para lumabas. Bago tuluyang nakalabas si Tiffany ay nahawakan ni Clayne ang braso niya. What's the problem? Tanong ni Clayne. Congratulations! Sa halip na tugunin ang tanong na yun ni Clayne, ay binati pa niya ito ng may pagkasarkastiko. I missed you. You surprised me. Akmang yayakapin ni Clayne ang dalaga pero itinulak siya nito. Nang mabitawan ni Clayne si Tiffany, ay sinamantala niya yon upang tuluyang makalabas ng music bar. Sinundan siya ni Clayne. Tiffany, ano ba? Huminto ka nga. Hindi na nagugustuhan ni Clayne ang inaasal ng babae. You're a stupid a-hole. Nang maabutan ni Clayne si Tiffany ay marahas niyang hinawakan ito sa braso. Pwede bang bitawan mo ko? Piglas ni Tiffany. Hindi ka pa ba kontento? Dapat, masaya ka na. Pakiusap lang, tigilan mo na ako. Biglang pinahid ni Tiffany ang mga luhang pumatak sa kanyang pisngi. I hate you, Clayne. Hinubad niya ang singsing na bigay ng lalaki at isinalpak sa dibdib nito. Pinulot ni Clayne ang singsing. Halata na rin sa mukha nito ang galit. Anong ibig sabihin nito? Ang kapal ng mukha niyo ni Lloyd para pagbustahan ako. Who told you? Hindi na nagulat si Clayne sa sinabi niya ni Tiffany. Dorothy, she's not my friend, but she's concerned. At tulad ko, niloko mo rin siya. At naniniwala ka sa kanya. Talagang naniniwala siya sa babae dahil napatunayan rin niya mismo. Naiiling na niyakap ni Clayne ang nagtatampong dalaga. Please, Tiffany, let me explain. No! Ayaw na niyang marinig ang kahit na anong sasabihin ni Clayne. Hindi ko ipapaalam sa pamilya kung ginawa mong panloloko sa akin. Bitiwan mo ko. At huwag na huwag mo na akong guguluhin. I really love you, Tiffany. Mahinang wika ni Clayne matapos siyang bitiwan. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Napangiti siya ng mapakla nang marinig yun mula sa bibig ng lalaki. Hindi na siya naniniwala rito. Mahal na mahal kita. You're such a great liar. Matapos sabihin yun ay mas binilisan pa niya ang paghakbang palayo rito. Akala ni Tiffany ay lulubayan siya ni Clayne pero nagulat siya nang bigla siya nitong habulin at ipasok sa kotse nito at mabilis yung pinaandar. Ihinto mo tong kotse! Mariin niyang utos sa lalaki ngunit tila bingi ito. Ano pa bang gusto mo? Hindi siya nito sinasagot. Bigla itong nag-overtake sa unahan nitong kotse. Dinala ni Clayne si Tiffany sa bachelor pad nito. Inilak nito ang pinto upang masigurong hindi siya makakaalis ng gabing yon. Bakit mo ba ako pinag-aaksayan ng oras? Bumalik ka na sa music bar at siguradong hinihintay ka na ng girlfriend mo. Girlfriend? Kunot noong tanong ni Clayne. Hindi niyo lang ako pinagbustahan ni Lloyd. Balak mo pa akong paglaruan. Kay Tanya ka na lang magpakasal. Nagsiselos ka lang. Sumilay ang pilyong ngiti ni Clayne. Hindi na oy no, ang kabal na mukha mo. Guwapo naman. Malakas ang tawa na pinakawalan ni Clayne. Humakbang ito papalapit sa kanya. Huwag kang lalapit sa akin, galit ako sa'yo. Dapat kong alisin ang galit mong yan, sweetie. Hinapit siya nito sa bewang nang makalapit sa kanya. Bumaba ang labi nito sa labi niya. Pero dahil sa pag-iwas niya, ay lumapat yun sa kanyang pisngi. Tinangka niya itong itulak pero hindi man lang natinag ang pagkakayakap nito. Walang anumang pinangkusyon nito papasok sa silid. Pabagsak pa siyang binitawan sa ibabaw ng kama. Nagpupumiglas siya nang dumagan nito sa katawan niya. Kahit sobrang napakamakapangyarihan ng mga halik ng binata, ay pilit na pinananaig ni Tiffany ang galit para dito. Ano ba? Clayne! Protesta niya. Hindi kita niloko, Tiffany. At lalong hindi pinaglaruan. Wika nito, matapos siyang bigyan ng isang kiss mark sa leeg. Sinungaling! Come on, Tiffany. Believe me. No, ayoko maniwala sa'yo. Matatag na tugon ni Tiffany. Noon nagring ang telepono na nasa side table.
hindi iyon pinapansin ni Clayne. Pinagpatuloy nitong ginagawang paghalik sa kanya. Ang mga halik na yun ay wala man lang nakuhang tugon mula sa dalaga. Nagmamaktol ang kalooban niya sa ginawang panluloko ng binata. Tila wala namang balak ang caller niya tumigil. Napilitan yung sagutin ni Clayne. Inabot nito ang receiver at sinagot habang nakayakap pa rin sa kanya. "Hello, Clayne." Wika ng babae sa kabilang linya. "Oh, sweetie, Tanya." Sukat sa narinigay, lalo lang nagpupuyos ang kalooban ni Tiffany. Harap-harapan siyang niluloko ni Clayne. Tinangka niyang bumangon pero mahigpit ang pagkakayakap nito. "I hate you. Clayne, let me go." Wika ni Tiffany. Malakas ang pagkakasabi na yun ni Tiffany. Sani upang marinig ni Tanya. "Clayne, don't let her go." May panunuksuang tinig na yun ni Tanya. "Well, I wanna say sorry for disturbing the two of you. And good night." "Thanks, baby." Nangingiting tugon ni Clayne na tila nananadyang iparinig pa sa kanya ang paglalambing nito. "Okay, see you soon. Good night." Buong lakas na itinulak ni Tiffany si Clayne. Nabitawan siya nito dahil bahagya itong lumayo sa kanya upang ibalik ang receiver. Agad siyang bumangon pero agad din siyang nahawakan ni Clayne at muling hinila pahiga sa kama. Muli siya nitong ikinulong sa mga bisig nito. Agad na sinakop ng mga labi nito ang mga labi niya. Sa pagkakataong yon, ang kilos ng binata ay nanunupil. Sa isang marahas na hiklas nito sa blouse niya, ay natanggal ang mga botones noon. Sanhi upang agad yung mahubad sa katawan niya. "Clayne, what are you doing?" Litong tanong ni Tiffany nang dumako sa dibdib niya ang mga labi nito at maramdaman na ibinababa nito ang palda niya. Hindi na niya namalayan kung papaano nakapaghubad si Clayne, maging nang alisin ito ang kanyang damit. Saglit niyang nalimutan ang galit na nararamdaman sa binata. Ang nararamdaman niya ng oras na yon ay kaba at hiya. Inabot niya ang kumot upang ikubli ang kahubaran nito, pero inagaw yun ni Clayne at ibinato palayo. Nang muling dumagan si Clayne sa katawan niya, ay naramdaman niya ang buong bigat nito. "Relax, I'll be gentle. Don't worry, I won't hurt you." Bulong ni Clayne sa kanya. Nang muli siya nitong hinagkan sa labi ay hindi na siya tumutol. Ang ginagawang paghalik at paghaplos nito ay unti-unting nag-aalis ng kanyang katinuan. Napapasinghap siya sa ginagawa nito. Limot na limot niya ang galit para rito. Nang paghiwalayan nito ang kanyang mga hita, ay tila siya natauhan. Ang pagtutulay biglang gumuhit sa kanyang isipan. "Stop! Clayne!" Bahagya niyang itinulak palayo ang lalaki. "Come on, sweetie. Let me do it." Pabulong na wika ni Clayne sa kanya. Kinintilan siya nito ng halik sa puno ng tenga. "No. Please, Tiffany. Be mine tonight. I wanna make love to you right now." May pagsamo ang tinig nito. Hindi tumitigil sa paghalik sa kanya. Kahit gusto ng puso niya na ipaubaya sa lalaki ang kanyang katawan, ay mahigpit na tumututol ang isip niya. Hindi niya kayang tanggihan ng pagnanais ni Clayne ang kininsya pero hindi niya pwedeng hayaan na lang si Clayne na paglaruan siya ng tuluyan. Malinaw ang katotohanan na si Tanya ang tunay nitong mahal. Gusto lang siyang makuha nito para masigurado ang panalo at para masatisfy ito. Namalisbis sa pisngi niya ang mga luha. Labis ang sakit na nararamdaman ng puso niya. Napatigil si Clayne nang tumunghay sa mukha ng dalaga at makitang luhaan nito. Narito siyang bigla. Ito ang kahinaan niya. Ang makitang umiiyak ito. Ayaw niyang nakikitang umiiyak si Tiffany. "Why are you crying? Oh please, Tiffany, stop crying. I don't wanna see you in tears." Sa halip na tumigil ay lalo lang siyang naiyak. Parang mamamatay siya sa kaalamang niluloko lang siya ni Clayne. Marahang umalis si Clayne sa pagkakadagan sa kanya. Tumayo ito at nagsuot ng robe. Kinuha nito ang kumot at marahang ibinalot sa kanyang hubad na katawan. "Stop crying, sweetie. Please." Mahinang wika ni Clayne. Mahigpit na hinapit ni Tiffany ang kumot na nakabalot sa kanyang katawan. "Bakit mo
mo ako nagawang paglaruan, Clayne. Punong-puno ng hinanakit ang tinig na yon ni Tiffany. Hindi malaman ni Clayne ang sasabihin sa bintang na yon ni Tiffany. Ano bang kasalanan ko sa'yo para gawin mo yun? No, please listen to me. Let me explain bago mo ko tuluyang kamuhian. Pakiusap ni Clayne. Yeah, pinagpustahan ka namin ni Lloyd. Pero may dahilan ako. Minahal na kita mula pagkabata natin, Tiffany. Amin ni Clayne. Huwag mo na akong pinapaniwala sa mga kasinungalingan mo. Hindi pa ba sapat sa iyong sobra na akong nasasaktan? Believe me, frustrated na ako noon na maging girlfriend ka. Kasi naman, sagad yata sa langit ang galit mo sa akin noon. Yung pagtira ko sa house mo, ako ang humiling noon sa daddy mo para lagi kitang makasama. You mean, hindi talaga si daddy ang may gusto ng pagtira mo doon? Biglang bumaling paharap si Tiffany kay Clayne. Tumango si Clayne. Natakot kasi akong baka may minligaw sa iyong iba. Nung sabihin ni Lloyd sa akin na gusto ka niya, natakot ako. Alam kong gagawa yun ng paraan para maging girlfriend ka niya. Hindi ako papayag. Nung matuklasan kong gusto mo rin siya, parang gusto na kitang ilayo sa kanya. Kung mahal mo ako, bakit nakipagpustahan ka pa? Dahil wala na akong choice. Hindi ka basta-bastang isusuko ni Lloyd sa akin. Kaya inaloko siya ng ganun. Tiffany, hindi ko ginagawa yun lalo na sa mga babaeng nagugustuhan ni Lloyd. Sa'yo lang dahil mahal kita. I swear, Tiffany, you're everything to me. Alam yan ang parents mo. Matapat na wika ni Clayne. Umiiling siya na tila hindi pa rin naniniwala. And how about Tanya? Alam din ba ng pamilya ko na girlfriend mo siya? At siya talagang balak mong pakasalan. Napakunot noo siya nang biglang tumawa si Clayne. You sounded like a jealous wife. Tukso ni Clayne sa kanya. I like that attitude. I love you so much, my Tiffany. I am not jealous. And don't ever say that you love me. Because I will never believe you. You're a certified playboy. Correction, my darling. Certified lover naman. Hindi pa rin nawawala ang ngiti ni Clayne. Whatever. You look more beautiful when you're mad. Umiral na naman ang kakulitan ni Clayne. Ikaw lang ang tanging babaeng pinangarap kong pakasalan, Tiffany. Seryoso na nun ang lalaki. Napapitlag si Tiffany nang maramdaman ang paglapat ng labi ni Clayne sa balikat niya. Stop kissing me, Clayne. You already hurt me. Huwag mo nang dagdagan pa. Tanya is not my girlfriend. Really? Tumawa siya ng tila nakakainsulto. Don't make me fool. I'm not an idiot. She knows that I love you. I told her that I want you to be my wife. Enough, pwede ba? She was my classmate. And she's in love with Warren. I don't want to hear that. Tiffany, you have to listen. Nang tangkain siyang ipakasal ng parents niya sa isang American-Korean businessman, nakiusap siyang kunwari, itanan ko. Gusto niyang humingi ng favor nun kay Warren pero natuklasan niyang may girlfriend ng iba si Warren. At itinanan mo siya? Alin ang gusto mong maunawaan ko? Nagkaroon pa rin kayo ng relasyon. Nalilitong wika ni Tiffany. Tiffany, Tanya is 3 months pregnant at hindi ko siya pwedeng basta-basta na lang pabayaan. Kaya nga pakakasalan mo siya, hindi ba? The child isn't mine. Si Warren ang ama ng bata. Biglang naguluhan si Tiffany. Nalilito siya sa mga sinasabi ni Clayne. Gusto ko lang maintindihan mo na wala akong dapat na panagutan kay Tanya. Alam ko, kahit si Warren ay naniniwala noon na nagkaroon kami ng relasyon ni Tanya at anak ko ang bata. Kung totoong kay Warren ang baby, hindi mo pa rin siya pwedeng iwan sa kalagayan niyang yun. Dahil sabi mo nga, may girlfriend si Warren. Siya hindi niya magagawang panagutan si Tanya. No, wala na sila ng girlfriend niya. Tugon ni Clayne. Paano nangyaring nagka-baby sila? Dahil bago pa humingi ng favor si Tanya sa akin, nagkaroon na sila ng relasyon ni Warren. Eh bakit ang alam ng lahat ay 5-year steady girlfriend mo si Tanya? Dahil parehas kaming model at iisa ang aming manager. Sa loob ng 5 taon, lagi kaming magkasama.
nang mabalitaan na boyfriend niya ang isang Han. Akala ng lahat ako yun. Pero ang totoo si Warren yun. Matagal bago nakaimik si Tiffany. Nasabi na ang lahat-lahat ni Klain. Gusto mong paniwalaan kita? Tanong ni Tiffany sa binata. Yes, dahil mahal kita. At totoo lahat ng mga sinabi ko. Mr. Klain Han, ayoko pa rin maniwala sa'yo. Hanggat hindi ko naririnig kila Tanya at Warren na totoo ang mga sinasabi mo sa akin ngayon. Walang nagawa si Klain. Hindi pa rin niya napilit na papaniwalain ang dalaga. Kaya naman kinabukasan ay pinapunta niya roon si Warren at Tanya para patunayan sa kanya na totoo yun. Walang pagkakaiba ang kwento ni Klain sa mga sinabi nila Warren at Tanya nang paaminin ni rin niya ang dalawa at alamin sa mga ito ang totoong kwento. Kung totoong wala kayong relasyon ni Klain, bakit narinig kong sinabi mo na mahal mo si Klain at sigurado ka rin na mahal ka niya? Sumbat niya kay Tanya matapos marinig ang mga paliwanag nito at ni Warren. Napakunot noo si Tanya. Maging si Warren ay hindi nagustuhan ang narinig sa kanya. Naguluhan namang bigla si Klain. I heard everything that you said in the elevator yesterday. I'm sorry, I was there. Wika ni Tiffany. Oh, yeah. Sinabi ko nga yun. Amin ni Tanya. Naalala na niya ang pangyayaring yun. I think I better go. Tumayo niya si Warren mula sa pagkakaupo. Halatang nagselos sa nalaman. Tiffany, mali ang iniisip mo. Warren, please listen. Baling ni Tanya sa papaalis na lalaki. What? She heard you. And you admit it. Halatang galit si Warren ang sabihin yon. Hindi akalain ni Tiffany na iiyak sa harapan nila si Tanya. Wala itong imik na tumungo at tahimik na pumatak ang mga luha. Napabuntong hininga si Warren nang makitang umiiyak ang babae. Nag-aalala lang na patingin si Tiffany kay Klain. Matapos ang ilang segundo ay nagsalita si Tanya. Yeah, sinabi kong I'm so lucky to have Klain because he made my life complete when I needed you most, Warren. Yes, I love him so much as a friend and as a brother. May luha pa rin ang mga mata ng babae habang sinasabi yon. Warren, kailan mo ako paniniwalaan na ikaw lang ang mahal ko? Pinunan ni Klain ang mga pagkukulang mo. Pero hindi sa puntong pinalitan ka niya sa puso ko. Hindi niya sinamantala ang kahinaan ko at pangungulila sa'yo habang nasa piling ka ng iba. Kahit girlfriend mo na ako. Parang napahiya si Tiffany sa ginawa niyang paghusga, kina Klain at Tanya. Ang buong akala niya ay si Klain ang pinakamasamang lalaking na kilala niya sa buong buhay niya na walang alam kung hindi man loko at magsamantala. Hindi naman pala. Come here. Hinila siya ni Klain palayo sa dalawa. Dinala siya sa bedroom. They need privacy. We need to. Isinarado nito ang pinto. Naupo ito sa kama. Tahimik lamang si Klain. Napuno ng guilt ang kalooban niya. Ilang minuto rin ang katahimikan ng lumipas sa pagitan nila. Klain, I'm sorry. Lakas loob niyang wika. Tumingin sa kanyang lalaki. Wala itong kangiting-ngiti. Are you mad? Alanganin niyang tanong sa binata. What do you think? Balik tanong nito sa kanya. I think you're mad. I'm sorry. Sorry lang? What do you want me to do? Come here and kiss me. Maotoridad nitong wika. What? Oh no! Umiling siya. Huwag mong hintayin hilahin pa kita palapit dito. Matigas na tinig na wika ni Klain. Napaurong siya. You're making me nervous. Pipihitin na lang niya ang doorknob ng pinto para lumabas. Nang bigla siyang buhati ni Klain at ilapag sa kama. I love you, sweetie. And don't ever say no. Lumapat ang labi nito sa labi niya. Klain, hindi pa tayo kasal. Hindi dapat. Tutul niya nang bumaba sa leeg niya ang mga halik nito. Don't object, sweetheart. Anas nito. Hindi na tumutol si Tiffany nang muling maglanda sa mga labi ni Klain patungo sa dibdib niya. Hinayaan niyang maalis ni Klain ang buong laya ang kanyang mga saplot. May kaba naman sa dibdib ay inihanda na niyang sarili na ibigay ang lahat kay Klain.
Tutal ay mahal na mahal naman nila ang isa't isa at malapit na silang ikasal. Bakit nga ba niya ipinagkakait iyon sa lalaki? Kung noon nga ay hindi siya nangamba na ipagkaloob ang kanyang katawan sa binata. Dangan nga lang at gentleman ito. Hindi nito noon pinagsamantalahan ang karupukan niya. Ang magkakasunod na katok sa pinto ang pumukaw sa nagliliyab nilang damdamin. Clayne, open the door! Tinig yun ni Mrs. Diane Han, ang mama ni Clayne. Clayne, your mother's here. Nag-aalalang wika ni Tiffany. Clayne, I wanna talk to you right now. Open this door. Diane, hayaan mo munang anak natin, baka natutulog pa siya. Wika naman ni Mr. Kevin Han. Anong natutulog? Nasa loob sila ni Tiffany. Baling ni Mrs. Han sa asawa. Clayne, hurry! Open the door! Damn it! Mahinang mura ni Clayne. Bumitiw ito sa pagkakayakap kay Tiffany. Halata ang pagkabitin sa nais maganap. Tumayo ito at nagsuot ng robe. One moment, mama! Tugon ito sa ina. Agad ding bumangon si Tiffany at nagsuot din ng robe. Pinulot niya ang mga nagkalat nilang damit ni Clayne. Pagkabukas ng pinto ay agad pumasok si Mrs. Han sa silid. Mama, Papa, why are you here? Tanong ni Clayne. Ang mama mo kasi, mapilit na pumunta rito nang malaman namin mula kay Warren na narito pala si Tiffany. Si Mr. Han ang sumagot sa tanong na yun ni Clayne. How dare you, Clayne? Salubong ang kilay ng mama niya. Mama, what's the problem? Kunot noong tanong ni Clayne sa ina. I thought you're a gentleman. Paano mo nagawang ituloy dito si Tiffany na hindi dinadaan sa bahay? Diane, wala namang masama dun eh. Sabat ng papa niya. Hindi pinansin ni Mrs. Han ang sinabi ng asawa. Did you? Oh, Clayne, how dare you? She deserves your respect. She deserves a wedding ceremony before you. Before you? Hindi maituloy ni Mrs. Han ang sasabihin. Mama, I know what you're thinking. Don't worry. She's still a virgin. Putol ni Clayne sa nais sabihin ng ina. Akala yata nito ay may nangyari na sa kanilang dalawa. Napaka-old-fashioned pa naman ang mama niya. Is it true? Baling nitong tanong kay Tiffany. Nahihiyang tumango si Tiffany. Noon tila nakahinga ng maluwag si Mrs. Diane Han. Well, that's good. Umiti ito. Nilapitan nito si Tiffany. Clayne should treat you like a delicate and precious gem. You have to remain innocent till the day of your wedding. Hinagkan ito sa pisngi ang dalaga. Muntik nang matawa si Tiffany nang mapatingin kay Clayne. Napakamot ito sa ulo. Hindi nito masusuway ang nais ng ina. Tinapik ni Mr. Han ang balikat ng anak. You should obey your mother. Wika ng papa niya. Certainly, Papa. Matapos magawang papangakuin ni Mrs. Han ang anak na hindi nito gagalawin si Tiffany. Hanggang hindi pa ito nakakasalay, umalis na rin ang mga ito. Sa puntong yon, ay may isang natanim sa alaala ni Tiffany. What did you say? I'm still a virgin? How come? Diba, we did have... when... Natutop ni Tiffany ang kanyang bibig nang mapagtanto ang mga kaganapan. Oh my goodness, Clayne! You're really a cheater! Hey baby, careful with your words. I did not. You were the one who insisted that we did. Ang tinutukoy nito ay nangyari sa kanila noon, sa New Jersey. Wala na rin nagawa si Clayne kung hindi aminin sa babae ang tungkol doon. Balak talaga niya itong itanan. Ninais itong maangkin siya ng gabing yon upang wag na siyang mawala rito ng tuluyan. Pero dahil sa pag-inom ni Tiffany ng beer na may aphrodisiac drugs, ay hindi natuloy. Hindi naman niya gustong angkinin ng dalaga na wala sa sarili. At mismong si Warren ang kumuha ng picture. Ito ang hininga niya ng tulong. Nagkataong editor ito ng newspaper kung saan lumabas mismo ang litrato nila. You're so bad! Wika ni Tiffany. Magkagayon man ay hindi na yun ginawa pang big deal ni Tiffany. Ang mahalaga ay ang pagmamahal na meron sila para sa isa't isa. Kung noon ay hinahanap niya ang pag-ibig na nakalaan para sa kanya, ngayon ay masasabi niyang nakita na niya. Tulad nila Tiffany at Clayne, naayos na rin ang relasyon nila Tanya at Warren. Tulad ni Tiffany ay tinanggap na rin ni Warren ang mga paliwanag ni Tanya na hindi ito kailanman nagtaksil.
Humingi na rin ng tawad si Warren sa dalaga sa mga nagawa nitong pambababae noon. Samantala, bago umalis ng South Korea pabalik sa London, ay nagkausap pa sina Lloyd at Tiffany. Humingi siya ng sorry sa binata sa ginawang pagsampal dito. Humingi rin ito ng tawad sa kanya sa ginawang pakikipagpustahan kay Clayne, kahit mabuti ang dahilan nito. Sa pagbalik nila sa Diamond Mansion, kung saan naganap ang garden wedding, ay kapwa pinagbuklod ng pagmamahalan sina Tiffany at Clayne. Ang sagradong sumpaan na yon sa harap ng altar, nananatiling nakaukit sa kanika nilang puso't isipan. Ang matagal at mariing halik ni Clayne sa mga labi ni Tiffany, ang naging simbolo ng tapat na pagmamahal nila sa isa't isa. Ang mga halik na yon ay nagpapatunay ng tutupad sila sa sumpang kanilang binitiwan. Ang pagmamahal nila para sa isa't isa magsisilbing buklod nila sa pagbuo ng isang masayang pamilya. Wakas.